Kapag sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B Servisyong totoo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B Super Radio. Sa Super Radio DZWB present. Good morning. Oras alas 5.32. Bago na po. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Ito na, balita na tayo. Narito ang headlines na mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising, buhay na buhay. Pinoy sardin, so abot kaya ang galatang sardinas, balak ilunsad ng Department of Trade and Industry at mga manufacturer. Tatlong buwang extension sa deadline para makapag-consolidate ang mga jeepney driver at operator. Hindi na palalawigin ayon sa Department of Transportation. Pagbibigay ng dagdag sahod at iba pang benepisyo gaya ng overtime pay sa mga guro. Pinag-aaralan na ng Department of Education kautusan para alisin ang administrative task ng mga guro. Ilalabas na ngayong araw. Dating House Speaker at ngayon Davao del Norte, Representative Pantaleon Alvarez. Itinuro si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nasa likod ng People's Initiative. Pangulong Bongbong Marcos, dapat kausapin ang pinsan niyang si Romualdez ayon sa minorya ng Senado. Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting nakansila kahapon dahil sa girian ng Senado at Kamara kaugnay ng People's Initiative. Sunod-sunod na pagtama sa jackpot prize sa Lotto Games. Kwestiyon sa Senado, Philippine Charter Sweepstakes Office pinabulanan nang binamanipula nila ang resulta. Oras natin, Roger na. TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5.34 na po ng umaga. Balak ng Department of Trade and Industry at ng canned sardines manufacturers na maglunsad ng Pinoy sardines o abot kayang dilatang sardinas. Ayon kay Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles, katulad ito ng konsepto ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na gawa ng commercial bakers sa mas mababang presyo. Pero sa pagtaya ng canned sardines Association of the Philippines, aabot din pa ng ilang buwan bago mailunsad. Sinabi ni Bombit Buencamino, Executive Director ng Naturang Samahan, na naghahanap na sila ng mga paraan kung paano mapabababa ang presyo ng ilulunsad na Pinoy sardines. Muling tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, maaaring buwaba ang produksyon ng palay ngayong taon dahil sa El Nino. Noong nakalipas na taon, umabot sa mahigit sa 20 milyong metriko tonelada ang inani na palay. Sinisikap niya ng pamahalaan na tulungan ng mga magsasaka sa pamagitan ng pagbibigay ng mga binhi, patubig at mga makinarya para maparami ang produksyon ng palay. Pinalalawak din nila ang mga bansa na maaring pagkuna ng supply ng bigas bukod pa sa Vietnam. Patuloy na mararanasan ang strong El Nino hanggang sa buwan ng Marso. Ayon sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section,
makararanas ng way below normal o mahigit sa 60% na kabawasan sa average. Napagulan ang kanlurang bahagi ng ating bansa sa buwan ng Pebrero, kabilang sa maapektuhan ang nasa 20 lalawigan sa Hilaga, Gitna at Katimugang Luzon at ang Mindoro, ilang bahagi ng Panay Island at Palawan. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng below normal o 21% hanggang 60% na kabawasan sa average na pagulan sa Pebrero. Sa Marso, mas lalawak pa ang lugar na makararanas ng way below normal na pagulan o nasa 44 na probinsya sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Sa Abril, unti-unti nang mababawasan ang mga lalawigan na makararanas ng way below normal na mga pag-ulan. Oras natin, radyo na. TV pa, alas 5.36 na po ng umaga. Hindi na palalawigin ang ibinigay na 3 buwang extension o hanggang April 30 na deadline para makapag-consolidate ang mga jeepney driver at operator sa ilalim ng POV Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sapat na ang 3 buwan para madagdagan ang mga nagpa-consolidate at para mapaganda ang panuntunan ng programa. Sa datos ng LTFRB, nasa 3% na lamang na mga rehistradong jeep ang hindi pa nakapag-consolidate sa Metro Manila. Sa buong bansa, 76% naman ng public utility vehicle ang consolidated na. Sa ngayon, ang mga hindi nakaabot sa December 31 deadline para mag-consolidate, pinapayagan pa din silang bumuo ng kanilang korporasyon at hindi na sila pipiliting sumali pa. Pero nangangambang ilang chopper na kulang pa rin ang 3 buwang extension para makakalap sila ng pondo upang magpalit ng unit. Ayon sa DOTR, mayroong 2 taon para makapagpalit ng unit ang nag-consolidate na mga chopper. Pinag-aaralan na ng DepEd o Department of Education ang pagbibigay ng aumento sa sahod at iba pang benepisyo gaya ng overtime pay sa mga guro. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, ipapanukala nila ito sa susunod na budget cycle. Ngayong araw naman ilalabas ng DepEd ang kautusan para alisin ang administrative task na mga guro nang matutukan ang pagtuturo. Pupunan anya ang nasa 10,000 admin personnel para dito. Sinabi ni Vladimir Kuyaktoa, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, na hindi bababa sa 2 administrative officer ang kailangan sa maliit na paaralan, habang 5 naman sa mga malalaking paaralan. Pero sa datos nila, 3 paaralan ang hinahawakan ng isang project development officer na isang administrative function. Iniulat din ng DepEd na nakapagpatayo na rin sila ng 4,000 silid-aralan para matugunan ang kakulangan, habang mahigit sa 6,000 naman ang ginagawa pa. Binati naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte sa kanyang pamumuno sa DepEd at ibinili na ituloy lang ang pagsasaayos sa sistema ng edukasyon sa bansa. Pinamamadali din niya ang pagkukumpuri sa mga nasira at ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa at ng mga gamit na makatutulong sa mga mag-aaral. Sinabi pa ng Pangulo na dapat itaas ng mga guro ang kanilang antas ng kakayanan bilang nasa sentro ng reforma ng edukasyon sa bansa. Pinatututukan din ng Pangulo ang bullying, kasunod ng ulat na mas mataas sa global average ang mga insidente ng bullying sa mga paaralan sa Pilipinas. Mas mabuting ang Department of Transportation na lang ang gagawa ng guidelines o patakaran hinggil sa pagtanggap ng donasyon ng plastic cards para sa driver's license. Una nang sinabi ng Land Transportation Office o LTO na kinansila nila ang pagtanggap ng 4,000,000 plastic cards na donasyon ng isang pribadong grupo dahil kailangan munang magkaroon ng malinaw na patakaran para matiyak ang transparency nito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, may iba pa silang paraan para makakuha ng supply ng plastic cards kabilang ang pagbili sa ibang ahensya ng pamahalaan. Binabadali na rin ang mga abogado ng Office of the Solicitor General na magkaroon ng resolusyon ang Korte sa Quezon City kaugnay ng writ of preliminary injunction nito sa supply ng driver's license cards. Oras natin, radyo na. TV pa, alas 5.39 na po ng umaga. Mel Del Prado sa Super Radio DZWB. Kayo ho yung matandang kilala namin sa mga kanlaon.
Bakit niyo naman hinahayaan maulit-ulit akong mamatayan ng asawa? Kapalaran ang nagtakda ng kamatayan ng asawa mo. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ang tunay na pagkataon ni Elias, matutuklasan na. Resulta po ng DNA test niyo ni Elias. Pero si Calvin kikilos para harangin ang katotohanan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Kilala ba talaga ito? Oo, oh, sir. Magmumula yan eh. Yes! Pinagsama mo na nga kung gusto sa akin yung pogi yun. Under arrest ngayon ang puso mo. Hula mo, huli ko. Friday, 3:15 p.m. on GTV. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Natin, Radyo na, TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5.42 na po ng umaga, itinuro ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte, 1st District Representative Pantaleon Alvarez, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nasa likod ng People's Initiative kaugnay ng Charter Change. Ayon kay Alvarez, may nakalap na siyang mga ebidensya hinggil sa muna ipamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin niya sa petisyon na balak niyang ihain laban sa People's Initiative. Kumbinsido rin si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na may kinalaman sa People's Initiative si Romualdez at nanawagan siya kay Pangulong Bongbo Marcos na kausapin ang kanyang pinsan. Umaasa ang senador na gagamitin ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan at prerogative dahil apektado na ang trabaho ng legislatura sa People's Initiative. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez hinggil dito. Pero una nang itinanggi ng Romualdez na siya ang nagutos ng People's Initiative at ayaw na muli niyang patulan ang mga patutsyada ng Senado laban sa Kamara. Ginaiti ni Attorney Alfredo Garbin Jr. na nagsusulong ng People's Initiative na walang kinalaman si Romualdez sa pangangalap nila ng pirma. Samantala, pinag-aaralan ni Albay 1st District Representative Ed Salagman na maghain ng petisyon sa COMELEC o Commission on Elections dahil krimen ang umunoy pamimili ng pirma. Nakansela ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon dahil sa girian ng Senado at Kamara sa People's Initiative para sa Charter Change. Ayon kay Senator Amy Marcos, naawi na lang ito sa hiwalay na pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador at mga kongresista. Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nauna ang executive session nilang mga senador kasama ang Pangulo at sumunod sa kanila mga kongresista. Sa LEDAC meeting, tinatalakay ng Pangulo ng liderato ng Senado, Kamara at ng mga miyembro ng gabinete at mga panukalang batas na gagawing prioridad. Ginit ni Senator Amy Marcos na kailanman na hindi siya magiging hadlang sa pagpasa ng mga batas maging sa pag-amyenda sa konstitusyon para sa ikabubuti at pagpapaunlad ng bansa. Buo mano ang mga senador sa pagtutol sa People's Initiative at hinihinala nilang mga kongresista ang nasa likod nito. Super Radyo! Oras natin, Radyo na TV pa, alas 5.44 na po ng umaga. Kwenasyon sa Senado ang mga sunod-sunod na pagtama sa jackpot prize sa Lotto Games. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, Vice Chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, may nagsumbong sa kanya na posibleng kasabwat ng PCSO o Philippine Charter Services Office ang mga nanalo. Batay sa Lotto Results sa website ng PCSO para sa buong Disyembre hanggang nitong Miyerkules, January 24, 11 beses nang tinamaan ng milyon-milyong jackpot prize sa iba't ibang Lotto Games. Ang kabuuang jackpot prize sa 11 Lotto Games ay mahigit sa 2.4 na milyong piso. Pinabulaanan ni PCSO General Manager Mel Robles ang mga haka-haka na minamanipula nila ang resulta
at mayroon silang kasama na taga-commission on audit kapag binubola ang panalo. Mayroon ding CCTV camera sa kwarto kung saan ito ginagawa. Iimbisigahan na ito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ipinasubmit na rin ng komite ang records ng Bureau of Internal Revenue at BIR para makita kung tugma ito sa bilang ng tumaya at napanalo ng halaga. Super Radio! Oras natin, radyo na, TV pa. Alas 5.45 na po ng umaga. Super Radio! Inilabas ng Bureau of Customs ang listahan ng 16 na consolidators at forwarders na sangkot sa pag-abandona ng balikbayan boxes at may derogatory records. Kasi kasama sa mga tinukoy ng BOC na dayuhang forwarders at consolidators na naisumbong dahil sa pag-abandona ng mga padala ang Cabayan Island Express Cargo, Allwyn Cargo LLC, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo WLL, GM Multi Services Cargo, Cell Air Cargo, Sky Freight at CMS General Services FZCLLC. Ang mga lokal na forwarder at consolidator naman na may reklamo din ang pag-abandona ng balikbayan boxes ay ang FBV Forwarders and Logistics Incorporated, Cargo Flex Haulers Corporation, Rents World Freight Logistics Corporation, CMG International Movers, Etmar International Logistics, Casey Door-to-Door Delivery Services, FGTI Forwarding Services. Pinayuhan ng customs ang publiko na magsumbong sa kinaukulan kung may maranasang problema sa padala ng balikbayan box. Napatay sa inkwentro sa Paranaque City ang leader ng criminal group na sangkot umano sa pagpatay sa halos 100 tao sa magkakahiwalay na insidente. Kinilala ang napatay na suspect na si Gilbert Concepcion na leader ng Concepcion Criminal Group at isa sa mga most wanted sa Bicol Region. Napatay din sa operasyon ang isa pang suspect na si Leyco Saysay. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., sangkot ang grupo ni Concepcion sa iba't ibang illegal na aktibidad kabilang ang robbery, extortion, pagdukot, panggagahasa, gun running at gun for hire activities. Nakuha sa pinangarihan ng inkwentro ang mga baril at bala. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang iba pang miyembro ng naturang grupo. Balikan natin ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Pinoy Sardines o abot kayang dalatang sardinas balak ilunsad ng Department of Trade and Industry at mga manufacturer. Tatlong buwang extension sa deadline para makapag-consolidate ang mga jeepney driver at operator. Hindi na palalawig inaayon sa Department of Transportation. Pagbibigay ng dagdag sahod at iba pang benepisyo gaya ng overtime pay sa mga guro. Pinag-aaralan na ng Department of Education kautusan para alisin ang administrative task ng mga guro. Ilalabas na ngayong araw. Dating House Speaker at ngayon ay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Itinuro si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nasa likod ng People's Initiative. Pangulong Bongbong Marcos dapat kausapin na ang pinsan niyang si Romualdez ayon sa minorya ng Senado. Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting nakansila kahapon dahil sa girian ng Senado at Kamara kaugnay ng People's Initiative. Sunod-sunod na pagtama sa jackpot prize sa Lotto Games, kwenasyon sa Senado. PCSO pinabulaan na binamanipula nila ang resulta. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na mga kapuso. Meron pong isasa ng footbridge. Ayan. Alamin nyo maya-maya bakit hindi kayo makadaan. Tutok lang. Hindi namin sasabihin muna. Good morning! Ha? Anong clue? EDSA. Alagato, standby. Jomer Apresto. Hahanap ng iba? Ano hahanapin? Good morning! Pero, may special operation. Good morning! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, Mark Makalalat. Ito po, mga kapuso, merong ano, no? Pinoy sardinas daw na ilulunsad. Ayan, ano ang gamit sa sardinas? Tamban. Isdang tamban. Manny Vargas, standby Tuesday nyo. Ang oras po natin, alas 5.49 na po ng umaga. Radyo na TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio EZ-BB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit.
Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryente pid na tayo, mga kapuso! Naninindigan tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa, ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakatiwalaan para sa inyo, mga kapuso. Tinamaan ng matindi ang mga hurado. Grabe, para kang sinalipan. Juris Encarnada! This Friday, kilalanin kung sino ang huling grand finalist na makakapasok sa huling tapatan. Sinanap kong baby. Kaya ba yung belt mo nakalagay baby? Ay! Paano ka mag-selos? Mahinhin lang po ganun. Chela. Selos. Showtime! Panoorin ang lahat ng Kapuso Digital Channels gamit ang GMA Affordabox, $7.99 suggested retail price. Mabibili sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kayo man ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, siguradong may malapit na outlet sa inyo. Pwede rin bumili online sa GMA Store. GMA Affordabox. Malinaw na, naging mas affordable pa. Bili na! You're watching Double B TV on GTV. Sa ready? Super Radio, DZBB. Chacha na ba tayo? Good morning! Chicha muna tayo. Chicha, mga kapuso, ito may bago. Kung kayo po ay mahilig sa pandesal, meron tayong Pinoy Tasty, mga Pinoy pandesal, di ba? Ngayon naman tutumbasan niya ng Pinoy Sardinas. Pinoy Sardinas. O yan ha, Pinoy Sardinas. Para yung pandesal nyo, may palaman na niligis. Na sardinas. Sarap nun sa umaga. Ganda umaga po sa inyo. Good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Sarap niyan, chicha. Bago chacha. Ito na lang chacha. Alas 5.53 mga kapuso. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Ito na, umiinit, umiinit. Ito na, may pupunta na sa Comelec para questionin. Ha? Ito pong pirma mga kapuso. Maghahain daw ng petisyon sa Comelec. Si Albay, 1st District Representative Ed Salagman, dahil umano'y krimen ang pamimili ng pirma. Meron yata siya mga ebidensya. Tapos kahapon, yung LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council, di ba magkasama po yung ano dyan? House, Senado, mga kapuso, at pagkatapos ay yung mga nasa executive ay nakansila po ang LEDAC meeting kahapon dahil sa girian ng Senado at Kamara sa People's Initiative. Ayon po kay Senator Amy Marcos na uwi nilang ito sa hiwalay na pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador at mga kongresista. Ayon. So walang natapos, may natapos, o kalahati lang natapos, nagkakalahati sila. Walang napagkasunduan. Tinatalakay po ng Pangulo sa LEDAC meeting ng mga liderato ng Senado, Kamara at mga miyembro ng gabinete ang mga panukalang batas sa gagawing prioridad sana. So yun, dahil sa pirma, dahil sa cha-cha, nako, nadiskaril ang LEDAC mga kapuso. At nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel kay Pangulong Bongbong Marcos na kausapin ang kanyang pinsan at kalyadong si House Speaker Martin Romualdez.
Anong sabi niya? Ang People's Initiative ay kalokohan, immoral, pang-abuso at maling paggamit sa partisipasyon ng publiko sa pag-amienda sa konstitusyon. Dahil mga kongresista daw ang mga nagpasimuno. Pero tinanggi na yan ni Speaker Romualdez na siya ang nag-utos ng People's Initiative. Super Radio. Ito na po. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Hoy, dating speaker to ah. Pantalyon Alvarez. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan ako mag-file ng petition din sa Supreme Court. Ang manifesto na sinagawa ng mga senador ay kinalulungkot namin. Nakakalungkot. Ito ay talagang nakakalungkot dahil parang hinahadlangan ng Senado ang sigaw ng bayan. Alam niyo, ang People's Initiative, ang mga Pilipino mismo, the people's will, ang nagsasabi na gusto namin ng pagbabago. Bakit papayagan ng presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa, na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people, the president should have nipped this in the bud. Wala naman na direct involvement sa speaker. As you will recall that siya lang ay inahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Gusto na, mamaya uli, alas 5:57 na sa Chacha. Ito naman muna tayo, isang footbridge po dyan sa EDSA. Mga kapuso natin, mga dadaan at mga maglalakad, bibigyan daan ang konstruksyon sa busway. Sasara para bigyan daan ang konstruksyon sa busway. Alan Gato sa Alan G, kumusta dyan Alan G? Super Radio. Pansamantalangan na isasara ang footbridge na nasa likuran ng natin, Kuyang Melo. Ayan, yung footbridge na yan ay pansamantalang isasara. Pero ang problema, yung footbridge na yan, napakarami palang dumadaan. Kumbaga, yung tinatawag na foot traffic, talagang mayat-maya. Kasi pinuntahan at tinignan at pinonitor natin itong footbridge na yan. Anong nakita mo? Maraming dumadaan. Maraming mga dumadaan at yung mga kababayan natin na mga nakatira dito sa may bahagi ng Barangay Santo Cristo sa Misamis Street, dito dumadaan at tumatawid. At maging ito mga residente na nanggagaling dito sa may bahagi ng Bulacan Street ay dito rin dumadaan paakyat dito sa footbridge na to, Kuyang Melo. Ang pinapanggit, batay sa abito na sinabas ng pabalang lungsod ng Quezon, ito ay para bigyan daan ang tinatawag na North EDSA Busway Strike Project. Ayun. Ito ay para mas lalo raw maservisuhan ang mga tumatawid at mga sumasakay na rin sa EDSA Busway. Malapang magkakaroon ng kasyon dito, Kuyang Melo, ng EDSA Busway para nang sa ganun. Yung mga kababayan natin na nanggagaling dito sa may lugar na to, hindi na maglalakad ng malayo pa doon sa may tapat ng SM North o doon sa may bahagi ng MRT North Avenue Station kung saan naroon din ang isa sa bahagi ng EDSA Busway Station. Pagsisimula ang konstruksyon o pagsasaayos mamayang alas 11 ng gabi hanggang bukas ng alas 5 ng umaga. Pero ang problema, tatagal ito ng 180 araw, Kuyang Melo. Ano pala, maikli lang naman eh, 6 months? No, 6 months. Ang paliwanag sa atin, ay pwede naman daw na dumaan yung mga maapektuhan dito. Siguro maglalakad lang sila ng mga 100-200 metro, Kuyang Melo. Mula dito, mayroong footbridge na itinayo din ng MMDA na pwedeng lakaran. Ito naman, lulusutan mo na pagbaba mo sa may bahagi na ng West Avenue, kanto ng EDSA. Ayan. Yung tinatawag ng mga kababayan natin na dati-rati na paramount kapag sumasakay ka ng pusa. Gaya ng probinsya, tatabihin sa'yo. Paramount. Paramount. Yung, alam mo ba yung paramount ko ano yan dati? Ano yan, Kuyang Melo? Sinihan. Ganon? Oo.
Parang wala nang sinihan dito. Ah, nandiyan na dito. Nandiyan na ang Radio Veritas. Ayun. Ayan, o. Sinihan dati yan. Nung bago-bago pa ako sa Maynila. Kasi natatandaan ko dati, pag galing ka ng Norte, sumakay ka ng bus, na provincial bus, at pagkatapos, nandito ka na sa may bahagi na to ng EDSA, sisigaw na yung conductor. O, yung pababa ng Paramount, nandito na po, sa tabi na to, Paramount po, bago po makarating ng Quezon Avenue. Opo. Bago po kayo buba, magbayad po muna kayo. May bayad. Sahe. Ito dapat talaga, magbayad. Ang binabanggit pa, Kuyang Melo, talagang marami ang makikinabang kapag naisa ayos itong bahagi na to ng pedestrian na food streets. Eh dahil nasa, nakita natin kanina, may mga problema na rin at may mga bahagi na talagang kailangan sa ayos. Pero yung ilang mga pasahero o ilang mga pedestrian na tumataan dito, binabanggit sa atin, maapektuhan sila ng gusto kapag sila ay kapag sinara ito dahil malayo na yung kanilang tatawiran. Pero may mga ilang tumatawid naman na nagsasabi, okay lang. Kung ito'y ikakabuti, pakinggan natin, Kuya Melo. Sobrang hassle kasi talagang everyday nandito kami naglalakad at meron din kami kasamahan na naglalakad matanda na rin, 18 years old. Sobrang hassle kung masasarado pong footbridge na ito. Ang suggestion nila doon sa kabilang footbridge, pero sana magkaroon ng konsiderasyon sa mga naglalakad katulad namin. Sa akin po, sir, bali regular po rin kasi akong dumadaan dito, sir. Bali, maapektuhan din at manibago din po ako, sir. Ay kaso nga lang, sir, kung yun po talaga ang gusto po nila, wala tayong magagawa, sir. Hahanap na lang po ako ng bagong way para kung sakasakali. Kung ikakabuti naman po yan, sir, ng lahat, okay lang po yun sa akin, sir. Ayun, ang napakaganda ng sinabi ni Kuyang biker na tumataan o siklista dito sa bahagi na ito ng pedestrian. Ang binabanggit pa sa abiso, Kuyang Melo, no, posibleng magsara din ng daloy ng trapiko dito sa may bahagi na ito ng EDSA habang isinasagawa itong lugar na ito o itong pedestrian na footbridge na ito para nang sa ganoon ay hindi ganong maapektuhan yung construction at maging tuloy-tuloy after 180 days ay matatapos at mapapakinabangan na to ng mga tumatawid. Ako sa Alagat ng GMA Super Radio, DCWB, dapat ito. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Alas 6:00 na mga kapuso, punta tayo sa palengke muna. Ayan na, Pinoy Sardinas, ang isda niyan ay tamban. Ngayon, tamban naman ang chinek ni Mark Makalalad. Supply ng tamban na karaniwang ginagamit sa paggawa ng sardinas. Aba, medyo limitado ba? Ayun? O yun. Mark Makalalad, Mark, good morning. Super Radio. Parang bakit sa'yo ngayon sa ating mga puso, pahirapan sa ngayon ang supply ng tamban na karaniwang sangkap sa paggawa ng sardinas. Alam mo, sa pag-ikot ng Super Radio DWB dito sa Agora Market sa lungsod ng San Juan. Limang tindahan yung pinuntahan natin. Alam mo, isa lang doon yung nagtitinda ng tamban. Mm-hmm. Ano? Limitado pa dahil kakaunti lang yung kanyang binibenta. Parang ano na, tuyo na yan ah. Parang tamban tuyo ah. Alam mo dito, pumapalo na sa 120 pesos ang kada kilo ng tamban malayo sa dating, sa dating 80 pesos. Ang kada kilo, sunod-sunod kasi yung pagtaas ng presyo nito kada linggo. At sinasabi ng mga nagtitinda na ito ay may kaugnayan sa malamig na panahon. Dahil daw malamig ang panahon, kakaunti yung mga huling isda, kasama na dyan ang tamban. Nabatid na pinag-aaralan nga ng Department of Trade and Industry at ng manufacturers ang pagkakaroon ng abot-kayang Pinoy sardines. Kasunod na rin ito, Kuyang Melo, nang nabalita natin kahapon, yung dagdag presyo sa ilang brand ng dilatang sardinas. Ang abot-kayang Pinoy sardines ay katulad ng konsepto ng Pinoy tasty at Pinoy pandesal na gawa ng commercial bakers sa mas mababang presyo. Pero posibleng abutin pa ng ilang buwan bago mailunsad ito at tinatalakay pa kung paano mapapababa ang presyo ng Pinoy sardines. Samantala, pagdating dun sa presyuhan ng mga sardinas ay 25 pesos pa rin yung isang delata ng sardinas na ating nakikita dito sa palengke. Pakinggan natin yung tinig ng aking mga nakapanayam. Kunti lang supply ang tamban ngayon, medyo mahirap kaya kami lang nakakuha ng tamban dahil sa nabuso po, wala po talagang tamban. Malaking na po namin nakuha yung tamban na yan. Magkano per kilo nyo ng tamban ngayon? 120 po. Nagtaas na po ito ano? Nagtaas po, dati po 80 lang isang kilo po yan. Ay, kailan po pa nagsimula yung pagtaas? Ito lang mga nakaraang linggo na
hirap po. Sobrang hirap po talaga ng tambal ngayon. Saan yung supply ng tambal ngayon? Wala po ngayon ang supply ngayon ng tambal kasi taglamig. Mm. Basta mga ganitong December, January. Kasi ngayon ang taglamig eh. Oo. Kaya tamo, wala mo siya. Hindi lang tambal ang mahirap. Lahat ng isda. Yan ang tinig ng ating mga nakaparehas. Samantala, pagdating dun sa ibang mga isda, dahil mahirap daw yung supply ngayon, yung galunggong, 240 pesos kada kilo, 220 hanggang 240 pesos naman per kilo ng bangus, habang ang tawili, 150 pesos ang kilo. Okay, siyempre, magluluto ka, Kuyang Melo. Kaya na kailangan mo ng sangkap. Ito, sibuyas. Sibuyas, ayun, yung sibuyas na yan, napakamahal daw sa Metro Manila, napakamura na sa probinsya. At halos ay pinamimigay na nga 10 hanggang 15 pesos per kilo na. Ayan, magkano dyan? Pero alam mo, dito sa Gora Market sa San Juan, 120 pesos per kilo. Nako? Ang sibuyas. Gora na! Bumaba na. Ito yung galing sa 130 pesos kada kilo. Bumaba ng 10 piso per kilo. Pero mataas pa rin yan eh. Kung pagbabasihan mo, dahil nga, ang sinasabi nga, maraming supply ng sibuyas. Kaya pagkaman ito ay bumaba, maituturing pa rin na mataas. Hindi masyadong mababa. Kunti lang. Ay, binaba. Kunti lang. Kunti, bahagya lang. Magkano ulit? Magkano ulit? Nakikinig si Mag-Jimmy? Dito sa San Juan, 120 per kilo mula sa dating 130 pesos per kilo. So, 10 piso ang binaba per kilo ng sibuyas. Diyos ko po, mahal naman yan. Ala, sige. Yan ang sitwasyon dito sa palengke. Ngayon ka po, Mark Makalala ng GMA. Super Radio. Easy double P, dapat totoo. Ano na yan? Alas 6:07 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kapuso. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan ngayong umaga na ito. At maya-maya po ay makakausap po natin si Mang Jimmy Vistar. Okay, text connect muna tayo, 0917-594-5941. Ang ating Twitter naman ay at ECBB ng mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at ECBB ng mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio ECBB 594 kHz. Ayun, okay. Maraming mga probinsya po sa Pilipinas ngayon ang nadali na po ng El Nino. Epekto po ng El Nino, mga kapuso. At sinasabi po, ito pong Sambuanga Peninsula, 22.25 hectares daw ang natutuyo na doon. At marami ng mga pininsala ng mga pananim sa Isabela, ganun din sa Batangas City. At sa lugar pa, may mga iba pang lugar. Ngayon, mga kapuso, matapos ang shear line, hindi pa nga tapos yung shear line na nagpabaha. Ngayon naman, El Nino, nagtuyot naman, mga kapuso, drought. Kaya ang bigas natin ngayon ay nagdidilikating din ang presyo. Alam nyo ba sa Bicol, 75 pesos per kilo. Grabe na ito. Yan ang tinatawag na inflation. Maliban pa sa shrinkflation, baka naman may gridflation pa. May narinig akong ganun eh. Hindi lang shrinkflation ang umiiral ngayon, Atizen. Gridflation. Gridflation. May mga negosyante ngayon nakikisakay sa inflation. Inflation ko no eh. Kaya kailangan magtataas din kami ng presyo. Hindi naman kinakailangan dahil yung kanilang production cost din naman gumalaw. Ang tawag doon ay gridflation, mga kapuso. Ayan ha. Naglit lang, alas 6, 8 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Super Radyo! Eto na, si Man Jimmy. Melo Del Prado sa Super Radyo, DZW. Jimmy Vistar, board member, Nueva Ecija Onion Growers Association. Man Jimmy, magandang umaga po, Man Jimmy. Hello? Yes po, magandang umaga po, Camilo. Opo. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Abay, makikibalita kami. Narinig nyo yung reporter namin. 120 pesos ang per kilo ng sibuyas din eh. Sa Metro Manila, dyan ho ba sa inyo? Magkano ang hango dyan ng mga trader? Man Jimmy? 70 hanggang 75 po, yung magandang klase po. 70 to 75? Yun ang magandang klase. Yung pili na po yun. Yung medyo pinagpipilian, 60 hanggang 65. Ay doble naman. Doble yung puti naman, yung puti ay 20 hanggang 25 po. 20 hanggang 25 pesos. Yes, pero sabi po nila, Camilo, na mura. Yun po yung natake ng harabas. Kinahanap ko ng bata pa. Oo. Walang mo ibili, kaya 15 ang maximum nila per kilo. Oo. Ayun yung 10 to 15 pesos. May nabalitaan nga kami doon. Oo. Dyan, sa Pangasinan, ganun daw po. Yung pala yung mga nadali ng harabas, Man Jimmy, ano?
Yes po, kasi yung sa mga member po namin, hindi naman yung Divisia, mayroon kaming Tarlac, mayroon pang Asinan, yung Mindoro. Ang inatake ng haraba sa ibang area, umaabot na ng 40%. Naku po. 40? Yes, ang Tarlac, 40% ng mga farmer natin doon. Yung Divisia, 30%, Pangasinan, 30%. Mm-mm. Yan ang mga report ngayon sa mga member po natin. Mm-mm. Ayun. So, magkaroon talaga tayo ng kunting problema. Ang dami sa nang sibuyas ngayon. Oo. Kasi ang dami nagtatanim sa mga member po natin dahil magandang presyo noong nakaraang last year. Napakagandang ani ng last year. Magandang kumita, maraming kumita. Kaya nagsulputan, ang daming nagtatanim ngayon. Ay, so ngayon, paano ngayon yan? May harabas? Mm-mm. Yan lang ang problema kasi ang iba nga, puro chemicals pa rin sila. Ayos silang gumamit ng inintroduce ng presidente na biotechnology. Kami, hindi kami epektado. Pero may mga member kami talaga hindi pa nag-adapt sa mga bagong teknolohiya. Yan ang natake ng harapan. Yung 60 to 70 pesos per kilo nyo, marami naman ang bumibili dyan. May mga humahango po dyan, Man Jimmy. Marami ho. Yan ang problema. Ang kumikita talaga dyan, yung mga middleman. Kasi pagdating sa Manila, mahal pa rin. Naku, 120. Grabe, ano, grabe. Yun yung mga ordinary ang laki, hindi po yun yung mga hinarabas. Yun din yung mga nadalin harabas sa ubod na liliit. Ano po, Jimmy? Yes po. Yun ang piling-pili na po yun. Opo. May tinatawag kasi kami na bilugan, ibang presyo noon. Oo. Yung hindi magandang ship ng sibuyas, ibang presyo yun. Oo. Tatlong klase ang mga sibuyas po namin. Kaya yung magagandang klase, umabot ng 75, mayroon may umahabol ng 80, pero tinatago na nila yun. Hindi na, ang ito na pa doon sa Manila ngayon, mga reject. Ah, reject pa ito? Yung 120? Wala makalusot ka ng mga magaganda? Yes po, yan ang tinatago. Yung tamang-tamang shape niya. Teka. Yung magagandang 60 to 70, sabi niyong hinahango dyan, hindi nakakarating sa palengke dito, at bagkos ay maliliit, at pero 120 pa rin per kilo. Naku po, nasaan ngayon? Maka-reject po yan ang nasa market ngayon. Wala nagpapalusot. Yes po. Yung mga magagandang klase, hindi mo makikita ngayon. Oh, nasaan? Nakatago na ko yan, sa ampung nga budiga na. Aroy naku. Kasi sa diyan sa inyo diyan sa masama nga mamimili. Lalong-lalo dito Manila. Hindi niyo alam basta nakita niyo si Boyas pero dito sa ground piling-pili ang mga sibuyas namin. Oo. Nako po. Yung mga first class may humahango pero hindi nakakarating sa mga pamilihan lalo na dito sa Metro Manila. At bagkus ay ginagamit yung sitwasyon para itaas dito pero napakamura pala. Reject pa pala itong nangyayari nito. Wala kang makikita ng kahit abutin pa kami ng 3 months, wala kang makikita ng first class sa Manila. Ay so, sige. Man Jimmy, salamat. Thank you po. Opo, si Man Jimmy Bistar, mga kapuso, board member Nueva Ecija Onion Growers Association. Ito naman si Mr. Romy Kalingasan, Municipal Agriculturist San Jose, Occidental Mindoro, mga taga Mindoro. Magandang umaga po, nandito si Mang Romel Kalingasan. Ayan. Mr. Kalingasan, magandang umaga po. Hello. Hello po, sir. Kasamang Melo, magandang umaga. Ay, kumusta kayo dyan sa Occidental Mindoro? Mabuti naman po. Although may mga banta kami kinakaharap dahil sa El Nino, pero patuloy namang lumalaban ang ating mga magsasaka dito. Dami nyo naman problema dyan. May harabas din ba dyan, mga Romel, dyan sa mga sibuyas nyo dyan? Sa kasalukuyan po, base po sa monitoring ng aming tanggapan, may pailan-ilan na po kaming nakikitang damage ng harabas, pero ito po ay tolerable pa dahil ito naman po ay base po sa aming pagkakakilanlan sa umaataking uod ay isang common cutworm pa lang po. So yun, nag-uumpisa pa lang. Iba pa yung problema ng ASF dyan, African Swine Fever, sa mga magbababoy dyan. Pero dito muna tayo sa sibuyas. Mr. Kalingasan, magkano po ang hango ng sibuyas dyan sa mga magsasaka ngayon? Kasalukuyan po, although hindi pa naman po talaga panahon ng pag-aani dito sa aming lugar, may mga pailan-ilan lang po kaming magsasaka na nakapagtanim noong buwan ng Setyembre at ngayon po ay ngayon pa lang po sila mag-aani. Pero pailan-ilan pa lang po yan, wala pa po sa 1% ng amin pong
production area. Opo. Eh, pero sa ngayon po ay 65 to 70 pesos po ang farm gate price po yun. Yun po ay farm gate pa. Price pa lang at sa Jukan po 'yon. Opo, maganda klase na po ito. Parang 'yung sinasabi naman Jimmy, ganyan din ang presyo doon sa Nueva Ecija, pero first class 'yon. Ah, 'yung yes po. Ayun po 'yung mga good quality. Opo. Na kung saan ayun ang ano po, ang size po noon ay halos kasi laki po ng 5 piso. Ah, ganon. Opo. Oh, 'yung mas maliit diyan, reject na 'yon. Actually, basta po bilog naman po siya at ano po siya, mm-hmm. ay halos iisa naman po ang presyo. Ang medyo mababa lang po ay yung ano, yung bulugan kung tawagin sa amin. Ano yung bulugan? Yung po yung irregular ang size po noon, hindi medyo pahaba, mm-hmm. Malaki, minsan maliit, minsan malaki siya, pero irregular ang size. Mm-hmm. Kaya po ang term po na ginagamit ng atin po mga magsisibuyas at ating mga mamimili ay bulugan. Kala ko sa baboy lang yung bulugan. Ito pala yung sa sibuyas din. So yun pala. So ganyan ang presyo nyo, 60 to 65 pesos, pero magandang klase po yun. Bakit sa palengke ay nagsis 120, mga Romel? Yan nga po ang hindi na matagal na namin pinapaalam sa atin pong national government, particular sa Department of Agriculture, na bakit sobrang taas naman po ng presyo sa retail price ng atin pong sibuyas. Dinoble. Yes po, laging doble. Samantalang kung binibigyan po namin sila ng cost of production from pamimili hanggang sa makarating po dyan, ay hindi naman po aabot sa ganyang kataas, sa kalahsakan, ganong kataas na pag-ita ng presyo. Ay, may pagsasamantala na dyan. Hindi lang inflation yan, kundi greedflation yan. May nagsasamantala po eh. Ginagamit itong inflation para kumita ng gusto eh. Para palaguin at patabain yung kanilang mga bulsa eh. Mga Romel eh, di ba? Yes po. Kasi kung tutuusin po, yung 40 pesos na depresya simula po sa farm gate, kung titintahin po namin, ay sapat na sana may kita na yung ating mga traders. Magkano? Pero magkano dapat? Magkano yung dapat? Maximum of 30 to 40 pesos po sana dagdag presyo mula po doon sa farm gate ay sapat na sana para may kita na rin po sila lahat po nung dadaanan ng sibuyas ng mga traders natin hanggang sa retailers ay may kita na po sila doon. Ayun. Pero yun nga, halos lagi naming napapansin kung binili dito ng 60, babagsak yan sa Manila, 120 na. Okay, sige po. Mang Robel, salamat po at nangumusta lang po kami. Mabuhay po kayo mga taga Occidental Mindoro. Good morning po. Good morning po. Marami pong salamat. Romel Kalingasan, Municipal Agriculturist, San Jose Occidental, Mindoro. Oras po natin, alas 6:18 na po ng umaga, radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado, sa Super Radio, DZWB. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZWB. Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Pangunahan Bayan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.
Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Arnold Clavio at Connie Cizo sa One-on-One. Walang personala, pagbabalita, walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio EZBB Prime Time. Ayun, nandito lang pala kayong dalawa. Dito pa kayo nagliligawan, ano, kay babata nyo. Hindi nyo ginagawa yung assignment nyo? Kalina pa po namin tinapos yung assignment namin para manood po kami ng Black Rider sa GTV na pinapalabas tuwing 9:40 ng gabi. Naku! Aba, sakto pala to. Sobrang busy ko kasi sa work, kaya hindi ako nakakanood. Gawin na tayo! Tara, tara! Uy, sama ako! O, gamit nyo! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Sa mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao, hindi ka mahuhuli. Laging nakaantabay sa lahat ng pangyayari ang News Authority ng Filipino. Regional TV News, Mondays to Fridays, 10 a.m. before Balitang Hali on GTV. Dahil local news matters. Ito, nag-text dito si Doc Jen Padilla. Camelo, bakit 6 months ayusin yung footbridge? Sasara at ayusin. Sa China, isang gabi lang. Tapos na. Eh, made in China yun. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Matibay naman kaya yun, Doc Jen. Tapos isang araw lang, bigla na lang babagsak. Ayun na nga po, sinasabi ko eh. Yun na nga po eh. Sa ibang bansa, mabilis. Alas 6:23 na po ng umaga. Teka muna at ito na, nagkakatikisa na nga eh. Ang tawag dito, nagkakatikisa na. Yung mga senador at sa mga kongresista, dapat sila po ay merong pulong-pulong sa kaunlaran. Totoo po yun ha? Pulong-pulong sa kaunlaran, tawag doon Leda, kasi pag-uusapan doon ay pagsulong ng ating bansa. Mga patakaran na magiging kagamitan nila, di ba? Instrumento para itong ating bansang ito na ginigiyagis ng inflation at kung ano-ano pa na mga katakawan. Katakawan tuloy. Kasakiman! Eh, sumulong naman mga kapuso. Pero doon yung Leda meeting mukhang wala eh, nagkatikisan eh. Nagkairapan pa daw eh. Super Radio! Ito oh, hiwalay ang puti sa dikolor. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:24. Cha-cha number 2. Ito na! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Pag dinig hinggil sa Dimonoy, suhulan sa pagkalap ng pirma para sa charter change o tsa-tsa, itinakda na sa Senado. Aba, ito na, magkakaimbestigahan pa. Nimparabilo, nimpa, good morning! Super Radio!
Good morning, Melo. Bubuksan na ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon sa muli paggamit sa mga pondong pang-ayuda ng gobyerno bilang panuhol sa pangangalap ng lagda para sa People's Initiative para sa Charter Change. Ayon kay Senator Annie Marcos, nagsama ng komite sa Martes, January 30, gaganapin ang unang pagdinig. Pati ito sa inihain niyang resolusyon at sa privilege speech ni Senator Ronald De La Rosa na nagbansag sa People's Initiative Politicians Initiative at Parliamentary Treachery dahil mga Politicians Initiative at Parliamentary Treachery dahil mga kongresista umano ang nagpakalap ng lagda. Pinaimbitahan sa pagdinig ang DSWD, Department of Labor and Employment at Department of Health dahil ang mga pondo nila na pang-ayuda sa mga mahihirap ang umano'y ginagamit na pang-suhol o pang-engganyo sa mga tao na lumagda sa sinasabing People's Initiative. Sabi ni Senator Aini sa kanyang Resolution Number 902 at sa mga panayam, may report na 20 million pesos na halaga ng ayuda na buhat sa tatlong nabanggit na ahensya ang alok para sa bawat congressional district. Inihanay din sa kanyang resolusyon ang iba't ibang report ng bigayan ng 100 pesos at iba pang halaga para sa paglagda. Sa ating panayam, Melo, sinabi na ni Senator Aini na ang mga direktiba para sa pangangalap ng lagda galing daw sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Pero may denial na, di ba, yung tanggapan ni Speaker Romualdez. Oo. Sabi dito ni Senator Aini, dapat matigin yung ganitong tiwaling gawain yung pagmanuduhol gamit ang pera ng gobyerno para sa pananamantala sa mga kapuspalad. Kasama sa agenda din ang pagdinig na pagsusuri kung talaga bang sapat o hindi ang batas ukol sa People's Initiative o yung Republic Act 6735 para makapagpatawag ng People's Initiative para sa itinutulak na tsatsa kung saan ang tunay manumpakay, tanggalan ng boses at poder ng Senado sa pag-amyanda ng Constitution. Yan. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DCWB, tapatutuo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Dito naman tayo sa chicha, mga kapuso, pagkain. Ito po, at mararamdaman daw agad sa mga supermarket ang taas presyo ng iba't ibang produkto na inaprobahan ng DTI. Sabi ni Steven Kua, sa Lunes, mga kapuso, andahandaan nyo na po ang inyong mga bulsa kung kayo mamimili. Magiging epektibo na ang dagdag presyo sa mga produktong canned sardines, powdered milk, sabon at iba pa. Ang presyo ng sabon maaring tumaas 1 piso hanggang 4 na piso, habang 2 piso hanggang halos 4 na piso naman para sa mga dilatang sardinas, 3 piso at 50 sentibo hanggang 6 na piso naman ang itataas sa presyo ng powdered milk. Kaya nyo pa ba? Ito na po. Sa Super Radio, DZWB. Tinapay, medyo matatagalan pa siguro kasi okay. Hindi pa sila nagsasubmit sa atin ng mga supporting documents natin. Mm-mm. Yung sa instant noodles din po, nag-uusap pa rin po kami ng mga manufacturers. Sa kasalukuyan, meron yan sa tinapay. Kaya tayo merong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. We may be looking for new sources of tomato paste. We also want to work on vegetable, yung aming spicing and yung flavoring item from agricultural products like taros, pepper. Okay, halos agad. Bakit? Opo. Dati kasi, supermarket, nag-stock up ng goods, okay? Opo. Pero ngayon, because of the cost of money, no, hihiram ng pera para mag-stock up ng goods, no? Uh-huh. Dahil sa problema sa demand, taga ng mga ating mamimili, no? Lalo na January, di ba? Mm-hmm. So we don't stock up too much. We buy good for 1 week. Because of that, pag dumating ang good at nagtaas na, sabihin sa'yo, sir, nagtaas na po ang presyo itong mga bagong dating. Uh-huh. Wala kaming goods na nakastock. So wala nang old price. New okay. price na kaagad. Oo. So sandali na lang, isang araw, dalawang araw, agad effective na. Mm-hmm. Lunes. Ang price increases yari. Ng mga manufacturer. Yari na. Super yari Radio. Na. Melo del Prado sa Super Radio. DZWB. Ayun. Shrinkflation, mga kapuso. Sa Amerika pala, nag-umpisa yung paglalathala ng mga kumpanya o mga produkto na nagpapatupad ng shrinkflation. Yung pagpapaliit po, timbang, bilang, quantity. Yun. Ginagaya natin dito. Dapat lang para hindi tayo madalin na doble-doble tayo.
May dagdag presyo na, may shrinkflation pa, may greedflation pa. Biruin niyo mga kapuso. At tulad sa sibuyas na yan, 60 pesos lang pala ang hango doon sa Mindoro at saka sa Nueva Ecija. Pagdating sa palengke, 120 pesos. Diyos ko naman, buhay natin yan. Ano na yan? Sobrang kasakiman na yan. Ang tawag dyan ay greedflation. Kahit wala namang dahilan at hindi mo maesplika kung bakit kailangang tumaas dahil napakababa ng kanilang gastos o hango doon sa mga, halimbawa sa mga sakahan, 120 pagdating sa palengke. Grabe na, dapat tingnan din ang DTI yan. At saka yung mga local price coordinating council, salamat po mga kapuso. Susunod na po, ito na. Bangon na tayo, bayan. Ako po naman ang iyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Pinagamit ang inflation para tumabo ng gusto. Alas 6:30 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZWB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZWB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 lang umaga. Double Wing sa Double B. Alas 6:30 lang umaga. Super Balita sa umaga. Nationwide. Alas 7:30 lang umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Alas 8:30 lang umaga. Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB. Saturday Prime Time. Kayo ho yung matandang kilala namin sa mga kalaon. Bakit nyo naman hinahayaan paulit-ulit akong mamatayan ng asawa? Kapalara lang nagpakda ng kamatayan ng asawa mo. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ang tunay na pagkatao ni Elias matutuklasan na. Resulta po ng DNA test niyo ni Elias. Pero si Calvin kikilos para harangin ang katotohanan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Kilala mo ba talaga ito? Oo, sir. Maghuhula yan eh. Yes! Pinagsama mo na nga kung may gusto sa akin yung pogin yun. Under arrest ngayon ang puso mo. Hula mo, huli ko. Friday, 3:15 p.m. on GTV. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Ito na! Alas 6:34 na! Bago mga na! Opinyon sa isyu ng bayan,
ilalatag, hihimayin, bubusisiin ng tambalang Melo Del Prado at Joel Reyes-Abel sa Pago na Bayan! Huwag bibitiw, huwag kukunap, huwag pahuhuli! Pago na Bayan! Pago na Bayan! Pago na, pago na, pago na! Ay, salamat, Biyernes na mga kapuso. Na kayo dyan, mga talaga kapuso. Naman, oo, uh-huh. Andito pa rin kami ni Paring Melo. Peace be with you. At price be with you. Di ba? Oo, mataas ang presyo. Ang kung ano ng presyo ng mga pagkain. May shrinkflation na. Yan. Inflation. May gridflation pa. Gridflation. No, may explain mo yung gridflation na yan. Grabe itong mga kawalang hiyaan. Kasakiman. Nako. Kabuktutan. Eto. Yun o. Eh, siyempre, mga kapuso, pinag-uusapan natin yung pagkain. Aba, Paring Melo, kompleto na triumvirate, ha? May Pinoy sardines na rin. May Pinoy pandesal, may sardinas na palaman, mga kapuso, Pinoy sardines. May Pinoy tasty, Pinoy pandesal, ngayon po, Pinoy sardines. Ito po ang planong ilunsad po ng mga manufacturer, kasama po ang Department of Trade and Industry. Mm-hmm. Pinag-uusapan na raw nila, Paring Melo, yung sardinas na abot kaya. Nang masa. Yan ba yung sardinas na manghang na inutang lang sa tindahan? Ito yung sardinas na siguro dadaanin sa sarsa to, no? O kaya baka sarsa hindi maladili tsa-tsa, sa sukat. Ayan na naman kayo, ha? Sarsa po, hindi tsa-tsa. Oo, sarsa, baka malinang dinig eh. Sarsa at maladili sa sukat. Mm-hmm. Nung isda, mga kapuso, no? Pero, wala naman ganon. Kahit may shrinkflation, di pa naman nakakita ng ganga sardinas na, sardinas ang liit ng ano. Ganga tawilis lang po ang nakakita ko. Ayan, mga kapuso. So, maganda naman ito. Maganda ito, mga kapuso. At maaaring ilunsad daw po ito. Mm-hmm. Sa mga susunod na buwan. Mm-hmm. So, pag-uusapan na lang natin. Maganda siguro, yan. Very interesting. Magkano presyo? Maganda yan. Ang sukat, no? Maganda yan kung halimbawa itong Pinoy Tasty. Pinoy Tasty pa lang, ha? Huwag muna tayo dyan sa sardinas. Pinoy sardinas yan. At saka Pinoy pandesal. Maganda ito kung ito ay accessible sa lahat. Kung lagana po ito. Kasi yun ang layunin nito, ano, eh. Parang kung bibili ka man sa grocery, madalang, parang nasa dulo, hindi mo makikita, nasa likod eh. Madalang mo makita itong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na ito. Yung accessibility, dapat pag-usapan din. Kasi yun naman po ang layunin eh. Bakit ba tayo may Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty na yan? Kasi yan ang mas mura. Mas mura. Mas mura po, mga kapuso. Pero punta ka sa mga grocery, nakikita mo ba yan? Madalang na madalang po eh. Hindi man nasa likod, mga kapuso, hindi ho na nakakaunti ang supply, di ba? Ganon din sa Pinoy sardina, sana ganyan din po, no? Mm. At saka yung kaiga-igaya naman. Huwag naman nyo. Yung kaiga-igaya, ano yung sabihin nun? Ayun, sinasabi mo kanina, baka malabnaw ang sarsa niyan. Lalagyan lang na arena para lumapot. Baka naman ilang gay-gay lang na sardinas. Pago na! Diba? Baka natin. No? Shrinkflation pa rin eh. Shrinkflation pa rin ang problema eh. No? Kahit pa yan ay proyekto ng DTI at saka ilang mga piling mga nagbabaganda load na manufacturer, hindi po ito insulated. Ligtas sa shrinkflation. Sapul pa rin ito. Siyempre, mataas ang presyo ng raw materials eh. Correct. Paano mo ibibenta ng mura yan kung malulugi ka naman, ano ha? So, abangan natin, mga kapuso. Pago na! Bayan! Ito, yung hindi o pagbawi, kasi ito gustong mangyari nitong mga ayaw doon sa PUV modernization. Yung individual franchise nila, yun babawiin, na no? Yun na nga. Kasi daw, at ililipat sa ngalan ng kooperatiba. Ang kooperatiba. Iko-consolidate po sila doon. Ay, sino naman ang bumili? Di ba yung mga operator? Yung mga operator. Bakit naman yung aakuin yung franchise? Kaya lang, isa sa mga gustong ayusin kasi ng DOTR, kaya sila consolidate eh kasi di ba parubal magmaneho eh paunahan di ba wala sa order wala masyadong kaayusan mga kapuso kaya gusto nila i-consolidate pero siguro dapat wag sigurong ipilit na i-surrender yung franchise at saka yung unit. Yung diba, unit. Parang isosurrender mo yung unit mo eh. Para ibibigay mo pare sa ano eh, di ba? May umiyak na nga sa Senado niyan at nangyari na po yan eh. Oo. Pinagbintangan pa raw siyang karnaper. Pabiruin mo eh, kanya yung unit. Kinukuha lang niya yung unit niya, sinabi, karnaper daw siya. Yun nga. Kinakarnap niya ang sarili niyan sa sakyan. Inuwi ko lang eh.
Ginamit ko lang pa uwi na karnap na ako'y napagbintangan ng karnap. Pero ano ba to? May extension kasi tayo dito eh. Eh magandang pagkakataon, di ba? Na mapag-aralan yan, tatlong buwan. Baka pwedeng ano, mag-adjust tayo ng konti no? Dito sa issue ito na yung single operator, yung franchise, individual franchise po nila. Baka pwedeng hindi bawiin. Pero syempre, huli na yan, tumalaw pa rin sila. Huli na yan, ha? Puro kayo pa-extend, ha? Puro kayo pa-extend, ha? Extend kayo ng extend ng deadline, ha? Oo. Moving deadline. Pero ano, ayusin nyo na po. Kasi kung hindi ko kayo mapapaloob po doon sa PUV modernization, ibig sabihin ayaw nyo ho talaga. Ang daming problema, daming problema ng ating transport sector, pati ang ating driver's license, may problema. Yan, pag-uusapan natin naman yung driver's license na yan, pare. Driver's license na yan, biruin mo naman na, ano ba yan? Oo. Ito yung papel. Papel. Yung card na, naging papel pa. Kita mo naman yung, bakit naman ganun? Kailangan muna raw magkaroon ng malinaw na patakaran sa donasyon ang Land Transportation Office para matiyak yung transparency po nito. Yan yung sinasabi ko po nung isang araw pat medyo nagdududa ako. Para nagmumurang conflict of interest eh. Sabi ko, bakit ayaw yatang, nung una kasi medyo ano pa sila eh. Atubili sila. Na ayusin, na sabihin ko sino yung donor. Aha. Naku, sabi ko, palakpakan natin at nagmamagandang loob pala. Pero dapat may transparency, malaman natin kung sino yan. Sapagkat importante, mga kapuso, na nakalahad yan kung sino yan at malaman natin ang profile ng mga taong yan o grupo na yan para malaman natin kung meron sila bang hihingin, nakapalit. Tinatanong mo kung sino. Ito na, anong binanggit pangalan? Na Philippine Society of Medicine for Drivers o PSMed, no? Ganun pala yun. Ito yung ano, pare, ito yung mga nagbibigay ng medical clearance. Ah, dyan, yan yung mga... Yan yung kasi mga di ba requirement bago ka bigyan ng lisensya? Oh, may urine test ka. Urine test, yung mata mo, maayos, malinaw, tapos kukunan ka ng blood pressure. Ayun. Yan, di ba? Yan yung clearance. Yan ang kukunin sa'yo. Yan ang bibigayin. Ito yung negosyo nito mga to. Marunong ka bang magmaneho? Hindi sa kanila. Hindi kasi sa LTO na yun. Dati, pero yung medical. Eh, dati kasi may mga ano eh, may mga test tayo. Yun, test tayo sa LTO, di ba? Pero ito medical ito. Pakitignan mo nga po ito. Yan, kung maayos ba yung pangangatawan nito. Ano po ba? Saka blood pressure pala. Yan, sabi ni, ano, ni Hepe, si Attorney Mendoza. Vigor, Mendoza. Sabi niya, legal daw at wala naman daw problema yung donasyon ng Philippine Society of Medicine for Drivers o PSMed. Legal, pero baka hindi moral. Moral ba? Moral. Kasi ang, mga kapuso, tanong, na may conflict of interest, kundi ngayon. Kasi yung mga yan, kung may accreditation kasi yung mga ganyan, mga clinic-clinic na yan. Mukhang ano, may conflict to. May conflict of interest talaga yan. Explain natin kung bakit. Mahirap po yung ganyan eh. Kasi... Ang tanong, bakit binigyan daw ng go signal ng Office of the Solicitor General? Buti naman, nag-iingat pa rin ng LTO at sinabi nila, siguro magandang sa DOTR ko na ipabaya. Naghugas kamay naman itong mga to. Baka daw mamura sila ng tao pag nalaman ng merong kalukuhan. Bakit dito, pag DOTR ang nag-gumawa niyan, wala bang conflict of interest din? Ayun din eh, LTO, nasa ilalim ng DOTR. Nandun po kayo sa ilalim Naman, umbrella, ano kayo, agency. Maganda mapag-usapan natin ito mamayang konti. Maganda yan mga kapuso. Ito, ang El Nino maganda raw dahil bumababa ang kaso ng, ano, ng dengue. Oo, kasi wala nang pamumugaran pare. Tuyo ang tubig, di ba? Walang pamumugaran yung mga itlog po ng mga dengue carrying mosquito. Kaya mababa po ang bilang po ng tinatamaan po ng dengue dito po sa ating bansa. Batay po sa datos ng Department of Health, nasa 16%. Yung binaba po ng mga kaso nitong huling dalawang linggo ng Disyembre kumpara po sa unang dalawang buwan o dalawang linggo ng buwan. Alam nyo ba po kung ano po ang pinaka mapanganib na nilalang sa ating... Napakaliit, ano? Lamok? Lamok lang, mga lamok kapuso. Killer. Ay, Diyos ko. Paring Melo, kabondik na madali niyan eh. Bumaba pa po sa mahigit 5,000 ang mga kaso nitong January 1 hanggang January 13 mula sa mahigit 7,000 na naitala sa huling kalahati ng Disyembre. Mga tropical country po, marami. Ang tinatamaan po niyan. Yung ganyang dengue. Pero sinasabi nila, ang magandang na idulot naman itong El Nino natin, bagamat sa pangkalahatan, masama pa rin epekto, yun nga ang pagbaba ng kaso ng dengue. Kasi katalasan ng dengue pare, tumatama pagka panahon ng tag-ulan.
Kasi nga may mga imbaka ng tubig. Tsaka ano yan, ha? Hindi sa maruming tubig. Lugan. Sa malinis na tubig pa. Malinis na tubig po ito. Oo po, gusto pa yung ano. Eh, pero pag may aqua tub sa tubig nyo, okay yan. Malinis yan, no? Pwede inumin. Ng lamok? Hindi, ng tao. Ah, ng tao. Lamok, hindi naman umiinom ng ano tubig. Yan? Ng tubig. Tubig, pero doon sila nangingitlog. Doon sila nangingitlog. Malulunod. Pero ngayong El Nino, may El Nino, nagdudulot po ng tagtuyot. Nagpapaalala pa rin po ang kagawaran. Na tiyakin pong takpan yung imbakan po ng tubig. Regular na linisin ang inyong paligid para wag pong pamugaran po ng mga lamok. Sa malinis na tubig po, ha, namamahayan. Yan. Bakit naman tayo? Aegis Aegypti. Bakit naman tayo nag-iimbak ng tubig? Eh, pamisa po, walang tubig yung ating Maynila, tsaka Manila Water. Yan, o yung mga pagganong-ganong. Kaya kailang mag-imbak ng tubig. Pinapapabayaan nyo naman. Dagdag gastos yun. Ibili ka ng banyera para may imbakan ka ng tubig. Uy, ayusin nyo yung servisyon nyo. Ito, 90% na mga nakolekt ng basura sa Manila Bay, puro plastic. Mga kapuso pa. Kala ko ang headline eh, mga politiko natin, puro plastic. Eh, sa Shea Country ang Pinas, pare. So talagang mukhang ano na to? Mukhang... Ayan eh, meron namang... understandable. Paraan para i-recycle po yung mga yan. Ito lumalabas po sa pag-aaral po ng Eco Waste Coalition, De La Salle University, Dasmariñas, yung Korean International Cooperation Agency at ang Department of Environment and Natural Resources, DNR. Kabilang po sa mga basura na karaniwa'y nakukuha sa Manila Bay, yung mga single-use plastic straws sa Shea at straw marami pa. Pang iba. Nung kailan binagbawal yung straw na plastic. Meron na mga ano, meron na pa rin na mga fast food. Hindi na nagbibigay ng straw. Hindi na ngayon, bumalik ulit. Bumalik iba. Anak ng kamote. Parang ano lang, parang pakitang tao lang. Ano, parang kasi meron ding straw na binibigay pero ito yung hindi plastic, ito yung yari pusa, no? Sa papel, no? Pero paglilinaw po ng grupo, hindi dahil maraming basura ang nakikita sa isang coastal area. Mm. Doon na po nagmumula ang basura. Siyempre, depende sa agos ng tubig yan. Opo. Halimbawa, yung dito sa may lungsod ng Maynila, yan. Sabihin nila, hindi naman aming basura to. Galito sa Cavite. Galing sa Bataan. Sa Bataan. Oo. Kaya... ano may pangalan ba? Depende sa agos daw ng tubig. Depende kung may pangalan. Kaya ngayong 2024, lalakipan daw ng grupo, Parimelo, ng information campaign, yung pong pagsisurvey sa mga coastal area para maalaman kung may epekto po ito sa basurang nakokolekt at nasisurvey. No? Layon din po ng pag-aaral na makatulong po sa pagbalangkas ng mga tamang patakaran para matugunan ang polusyon sa dagat. Sana matukoy kung sino yung salaula ng mga lugar. No? At sila ay mapuntirya at masabihan, oy, maayos kayo ng pagtatapon ng inyong mga basura. No? Kita mo naman yan, no? Lahat nila sumasalaksak sa mga drainage yan. Magiging dahilan ng mga pagbaha po yan. Kita nyo na. Yung mga nakatira din dyan sa mga daluyan ng tubig, sila din naman yung tatambak ng basura. Yung mga nasa estero. O kita mo. Laki ng problema natin. Isang buong ilog ang kanilang tapunan. Waste collection na yan. Ang laki ng budget ng mga LGU dyan. Ay, sa totoo lang. Kung tayo po sa mga bahay-bahay pa lang natin na inaayos natin, di sana yung pagsisegregate, napagtutuan na natin ng ibang pansin yung pondo, no? Ginugugol natin. Tapos pag minsan, hindi ka pa naiikutan ng basurero. Hindi, pagka Pasko, naiikutan ko naman. Madalas. Pagka Pasko, uulit pa. Atalas nila sa Disyembre kasi pare, Disyembre. Tapos babayad ka ng real estate tax. Kasama daw doon yung mga pailaw kasi sa... Kasi hindi ka naman pala pupuntahan ng... Pailaw sa mga streetlight, pati yung pangulekta daw ng basura. Babay pa mismo nakakalimot. Namangulekta ng basura at nalalagpasan ka. Madalas lang po pagka Pasko, malapit na ang Pasko. No? Ito pare, ito, ano walang kapatawaran ito. Ano yan? Ito yung lalaking ginulpiho ng sariling ama. Adik. Namatay na po ito, General Santos City nangyari po ito. Droga na naman siguro yan. Alak daw pare. Lasing sa alak. Itong tatay, dumating po sa bahay, napagbuntungan po yung kanyang anak. Ito yung pinalo sa... Pinampas sa kalye. Sarili mong anak, pinatay mo? Oo, pinatay, mga kapuso. Sinira mo ang pangarap ng sayong sariling anak? Nagtamo ng matinding pasa, bali po sa buto. Ito pong ogag na ito. Hindi mo na nga pinag-aaral? Humihingi ng tawad, pare.
Eh wala na. Tapos nang nangyari. Nangyari na po ito. Siguro wala. Dapat dapat yung mga ganyang klase ng tao hindi binibigyan ng anak, ano? Mario Joseph naman, oh, wala. Pero mga gustong magkaanak pero hindi nabibigyan ng anak, yun yung mga gustong mag-alaga ng mga tao. Wala na nga siguro ang trabaho to. Puro panlaklak. Oo, panay painom, mga kapuso. Nakakulong po at humingi ng tawad. May yung pambili ng, na yan. May pambili ng alak. Sa kanyang nagawang, nagawang kasalanan, mga kapuso. Babalikan natin ang ikalawang bahagi. Pag-uusapan namin ni Pari Melo itong LTO cards na ito, donation. Ha? Yeah. Ano ba? Buti ano naman dito? Natauhan. Pero no? Sana wag. Hindi lahat po ng libre dapat tinatanggap. Yun. Sus Mario Joseph, lalo na kung may conflict of interest. Eh, lalo na yun. Oh, mahirap na. Ang oras natin, alas 6:50. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa. Bago na! Bayan! Sa ating samahang walang iwana, maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo, mga kapuso. Ang tunay na pagkatao ni Elias matutuklasa na. Resulta po ng DNA test niya ni Elias. Pero si Calvin kikilos para harangin ang katotohanan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Tinamaan ng matindi ang mga hurado. Grabe, para kang sinalipan. Juris Encarnada ng this Friday. Kilalanin kung sino ang huling grand finalist na makakapasok sa huling tapatan. Hinanap kong baby. Kaya ba yung belt mo nakalagay baby? Ay! Paano ka mag-selos? Mahinhin lang po ganun. Chela. Selos. It's showtime! Gumising na for a free, good, and thoughtful morning. Minsan naiisip ko, nagsasayang lang sa oras ang alamin ng tunay kong pinagmulas. Maganda, magsaya na lang ako sa buhay. Saturday Cinema Hits presents A Dog's Purpose. This Saturday, 10 a.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV.
ito, nagmumurang conflict of interest, ay, pari Melo. Napakalinaw po yan, mga kapuso. At sa umpisa pa lang, ang tawag natin dyan ay red flag. Red flag, mga kapuso. Itong plastic cards donation sa LTO. 4 million, ha? 4 million. Ang sinasabing, 4 million. Ang sinasabing backlog ng LTO ay nasa 2.8 million. Kita mo, ang laki. So, sobra-sobra ito at kung sakasakaling tatanggapin po naman na yan. At may nadadagdagan pa yan dahil mayroong ibang natututong magmaneho na gustong makakuha ng... Araw-araw at may nagre-renew pa. Hindi lang yung mga bago, yung nagre-renew pa. Dahil ang problema niyan, tuntunin natin dahil doon sa TRO. Losing bidder. Question yung ano, yung nanalo, kaya hindi ho natuloy pa. Sa ngayon, yung kontrata dahil pinagtatalo na pa sa court. Re-remedyohan, mayroong umentra magmamagandang loob daw na magdo-donate. Magkano nga uli? 4 million ano to, plastic cards, mga kapuso. Ang magdo-donate, Philippine Society of Medicine for Drivers. Sino o nga PSMed. Uli sila? Anong background sila nila? Yung, ano, sila yung grupo ng mga klinika na nag... bibigay ng, kumuha ng accreditation, binigyan ng accreditation kontrata. Ng LTO. Kontrata, ibig sabihin, kontrata yun. Accreditation is a contract. Yes. Is a contract. It is a contract. Yan. Okay. Yeah. So may kontrata sa LTO, okay. Pero sila yung ano, sila yung nagbibigay ng medical clearance. Halimbawa? Para ano, bago ka mabigyan ng driver's license, yung aplikante, kukuha ng clearance sa'yo. Maayos ba mata mo? Tapos meron ka bang alta presyon? Ikaw ba ay... Makatahingin ka sa puso? Ikaw ba ay... Kasi ba? Blood pressure ka. Kukunin yung blood pressure mo. Medically sound. Ikaw ba ay high blood, madalas na high blood, baka ikaw ay mag-road rage? Yung mga ganun, pare. Bago ka bigyan ng lisensya, kailangan mo ng clearance. Ang tawag doon ay sila nagbibigay noon. Prerequisite para mabigyan ka ng lisensya. Ang kinakatwira naman ni LTO Chief Vigor Mendoza, accredited na raw lahat yung mga miyembro ng grupong yan. So hindi daw pwedeng sabihin na baka... Kung magre-renew. Baka bigyan si every 2 years daw kasi ang renewal. No? So meron pa rin. No? Meron pa rin yan. Kung natatandaan mo lang, hindi ko lang ewan ko sa ating mga kababayan, yung umalis na no LTO chief si JR Tugade, di ba natatandaan mo pare binaba niya sa 300 kasi ang singilin ngayon ng medical clearance hanggang 600 pesos. Sabi niya, masyado yatang mahal. At kasi ginagawa nyo lang naman, kukunan nyo ng dugo, susukatin nyo, titigil yung mata, ayusin. Tapos magtatanong kayo ng konti. Oo. Tapos clearance na. Ba't naman 600 pesos ang singil? Meron pang kasama dati yan, drug test. Drug test pa. Inalis na yun. Tinanggal na yun. Ngayon, na ang tanong dyan, kung halimbawa natuloy yan at libre, donasyon. Donasyon yan eh. Ako ba, kukuha ako ng lisensya? Libre ba yung aking... Hindi, babayaran mo pa rin. Babayaran pa rin. Bakit card, ko babayaran kung donated pala donated. Yan? Donated. So, ang sinasabi natin, donated o wala. O conflict of interest pa rin yan. Tsaka ano, babayaran mo pa rin. Oh. So, mga kapuso, no, ang sinasabi natin dito, under review daw, sabi ni Atty. Mendoza, yung halaga ng singil. Kasi nagtataka naman ako, binaba na sa 300, nung nawala si Tugade, bumalik sa 600. Pero dito tayo sa ID. Sa ID. Na do-donate daw. Yes. Pinapasa nila sa DOTR ngayon. At bahala na ng DOTR na siyang... gumawa ng panuntunan. Panuntunan. E di, pinasa nyo lang. Ang DOTR po, ang siyang mother agency... Ng LTO. Opo. Pero sa akin, pa yun, kung hindi conflict of interest ang tawag dyan, ewan ko kung anong tawag dyan, mga kapuso. Ganito po yan, mga kapuso. Alam nyo po yung nagdo-donate. Marami, pag eleksyon, may mga nagdo-donate sa mga kandidato. Yung ba mga nagdo-donate, walang hinihiling nakapalit? Abay, meron eh. Jesus Maria meron Joseph pa rin. Naman, alam nyo. Meron mga ulterior motive. Kaya itong sa LTO na ito, buti hindi natuloy. Sana wag nang ituloy, mga kapuso. Kasi ano yan eh, may conflict of interest talaga yan. Baka sa umpisa pa lang. Ma-question po kayo. Huwag nyo na ituloy. Kung hindi man ngayon, sa hinaharap, kung may transaction yan at may renewal naman na sinasabi yung accreditation, abay, huwag nyo na ituloy yan. Kung sa iba galing siguro at walang transaction sa LTO, pwedeng tanggapin yung donation. Yes, Mario Joseph, kaso pa yan eh. Pero kung may kontrata sa LTO, regardless kung anong kontrata kasi yan. Kasi minamarginalize mo yung mga bago naman na gustong magpa-accredited. Accredit. Diba? Pumasok. Kasi itong mga ito, namuhunan na ito eh. Atty. Mendoza. Namumuhunan ito eh. Huwag nyo na po ito. Namumuhunan ng donasyon. Kaya alam, ang problema pare, baka kumalat ang peking lisensya. Ayun, isa pa yun.
Bangon dapat na bayan. Po, dapat po ay itapo natin na maayos yung ano, yung mga cards nila. Matuto tayo dito, mga kapuso, hindi lang to sa LTO, sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan. Pag may potential conflict of interest, nako, bagyo na po ituloy. Mag-ingat, opo. Mag-ingat. Opo. Oras, mga kapuso, alas 6:59. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Sabay, Super Radyo. Super balita sa umaga. Nationwide. Worldwide. Netwide. Radyo na. TV pa. Bago na! Bayan! Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo naman, wala iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Balita sa umaga nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 2:20 makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Biyernes po ngayon, ika-26 sa buwan ng Enero, taong 2024. Sa ating mga headlines, presyo ng mahigit 150 pangunahing produkto hindi daw gagalaw ayon sa Department of Trade and Industry. Pinoy sardines na mas abot kaya ang presyo, pinag-aaralang ilunsad ng Department of Trade and Industry at ilang manufacturer. Department of Transportation binigyan din na hindi na muli palalawigin ang consolidation deadline para sa PUV modernization program. Ilang senador pinagdududahan ang sunod-sunod na pagkakapanalo sa Lotto Draw noong Disyembre. Philippine Charity Sweepstakes Office pinabulaanan na binamanipula nila ang resulta. Ating House Speaker at ngayon, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez itinuro si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng People's Initiative. Mga nagsusulong ng People's Initiative, nilinaw na hindi sila gumagamit ng kabanang bayan sa pangalap ng pirma. Pagbibigay ng dagdag sahod at iba pang benepisyo sa mga guro kabilang po ang overtime pay, pinag-aaralan po ng Department of Education. 10% ng mga nakolektang basura sa Manila Bay, puro plastic, batay sa isang pag-aaral.
Super Balita sa Umaga, Nationwide! Bantay Panahon! Viral po ang shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Visayas. Ang Eastern Visayas at Caraga Region ay makakaranas po ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po na amihan ng Cagayan Valley, Kabikulan, Aurora, Quezon Province, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan at Capiz ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may makapagulan. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pagulan, dulot naman ng amihan. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Patuloy na mararanasan po ang strong El Nino hanggang buwan ng Marso. Ayon po sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, makakaranas po ng way below normal o mahigit sa 60% na kabawasan sa average na pagulan ang kanlurang bahagi po ng bansa. Sa pagtaya po sa buwan po ng Pebrero, kabilang sa maapektuhan ang nasa 20 lalawigan sa Hilaga at Gitna at Katimugang Luzon, gayon din ang Mindoro, ilang bahagi ng Panay Islands at Palawan. Habang ang nalalaming bahagi ng bansa ay makakaranas ng below normal o 21% hanggang 60% na kabawasan sa average na pagulan sa Pebrero. Pagsapit naman po ng Marso, mas lalawak pa ang lugar na makakaranas po ng way below normal na pagulan o nasa 44 na probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simula naman sa Abril, unti-unti nang mababawasan yung mga lalawigan na makakaranas po ng way below normal na pag-ulan. Super Radyo! Samantala, 14 milyong piso kalaga ng pinsala sa mga palaisdaan na itala sa Davao Region dahil po sa epekto po ng shear line o salubungan na mainit at malamig na hangin. Balitang atin sa atin ni Jessa Torrefranca, Super Radyo Davao. Jessa, pasok! Super Radyo! Kaya numpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 na umabot na sa 14.4 million pesos ang halaga ng pinsala ng mapalaisdaan sa riyon dahil sa bahang itinulot ng shoreline o salubungan na malamig at mainit na hangin. Base sa panayam ng Jamay Separadio Davao kay Relly Garcia, Officer in Charge ng B4 Region 11, ang mga palaisdaan mula sa Davao Oriental, Davao de Oro at Davao City ang lubang na apektuhan. Mahigit 2 fish pond operators at aabot sa 91.26 na hektarya ng palaisdaan ng tilapia, bangus at hito ang nasira. Nabigyan naman kaagad ng mga fingerlings ng BPAR ang mga apektadong fish pond operators. Patuloy naman ang assessment ng ahensya sa epekto ng shoreline sa mga palaisdaan mula sa Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Ako si Jessa Torrefranca ng Jamie Super Radio Davao nag-uulat para sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, 7 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, hindi gagalaw ang presyo ng nasa 154 na pangunahing produkto. Ito ang tiniyak ni Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles matapos payagan ang taas presyo sa ilang brand ng sardinas, powdered milk at sabong panlaba. Patunayan, yung 154 items or 71% ng ating SRP bulletin, wala pong gagalaw dahil wala pong nag-file ng any price adjustment. That's more than one half, 71%. Ayon kay Nograles, konti lang ang produkto na gagalaw ang presyo at marami pang pwedeng pagpilian ang mga mamimili. Marami pang iba na hindi nagbago ng presyo. Sa katunayan, meron pa tayong mga 200 plus na wala dito sa SRP bulletin na bagamat basic necessities and prime commodities siya, minomonitor pa rin ng DTI. Yan naman po eh, marami silang choices na brand and variant na pwedeng pagpilian. Sinabi pa ni Nograles na matatagalan pa bago gumalaw ang presyo ng ilang brand ng tinapay at instant noodles dahil kinukumpleto pa ng mga manufacturer ang mga isusumite nilang dokumento para sa hiling na taas presyo. Ang tinapay, medyo matatagalan pa siguro kasi hindi pa sila nagsasubmit sa atin ng mga supporting documents natin. Mm-mm. Yung sa instant noodles din po, nag-uusap pa rin po kami ng mga manufacturers. Ang tinig ni Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles. Super Radio! Inaasahang mararamdaman kaagad sa mga supermarket ang taas presyo ng iba't ibang produkto na inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay Stephen Kua, pangulo po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, posibleng sa Lunes ay maging epektibo na ang dagdag presyo sa ilang brand ng canned sardines, powdered milk at sabong panligo.
Paliwanag po ni Kuya, maraming grocery store ang hindi nakapag-imbak ng lumang stock na mas mababa pa noon ang presyo. Sa kabila nito, sinabi ni Kuya na marami namang brand na mas mura ang halaga. Payo po niya, kung kasama po sa price increase ang paboritong brand, eh maaaring bumili na lamang ng iba na mas swak sa budget. Pinag-aaralan na ngayon ang Department of Trade and Industry at ilang manufacturer ng sardinas na maglabas ng mas abot kayang Pinoy sardines. Kasunod na rin yan ang pag-aproba ng DTI na taas presyo sa ilang brand ng sardinas. Ipiniliwanag ng DTI katulad dito ng konsepto ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na gawa ng commercial bakers sa mas mababang presyo. Sa kasalukuyan, meron yan sa tinapay. Kaya tayo merong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ang tinig ni Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago mailunsad dito, pero tinatalakay na kung paano mapabababa ang presyo ng Pinoy sardines. We may be looking for new sources of tomato paste. We also want to work on vegetable, yung aming spicing and yung flavoring items from agricultural products like arroz. Ang tinig ni Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Samantala, hindi po ramdam ng mga consumer yung mga sinasabing solusyon ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas. Ayon po sa grupong Bantay Bigas sa ilang lugar sa Kabikulan, sumipa na po sa 75 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas at ang pinakamababang presyo ay nasa 60 pesos. Sa Mindoro naman, na isang rice producing province, nasa 58 hanggang 60 ang presyo po ng kada kilo ng bigas. Laging binabanggit ng gobyerno na may stock, tumaas ang ating production, pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Mas tumaas pa. Inaasahan natin na dapat bababa kasi yung production natin tumaas. May importation tayo. Tinig po ni Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas, paliwanag naman ng Department of Agriculture, patuloy ang kanilang pagsisikap na mapababa ang presyo ng bigas at tulungan yung mga magsasaka. Namimigay na nila sila ng mga binhi at makinarya para umapalakas ang produksyon po ng palay. Bukod po dito, patuloy ang pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa para matiyak na sapat ang ating supply. Talking with Vietnam para do sa 5-year framework agreement. But we are also diversifying yung sources ng bigas beyond Vietnam and our neighbors. Tinig po ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Samantala, tumpukan ng bentahan po ng mga produktong pang-agrikultura dyan sa Quiapo, Maynila, mas tinatanggilig na mga mamimili. Yung patumpok-tumpok ba? Manny Vargas, man, go! Super Radio! Dumidiskarte nga sa pagbili na makakain ang maraming mamimili dito sa Maynila. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng maraming produkto at serbisyo, patok ang sistema na bintahan sa Villalobos Street dito sa Quiapo na tumpukan at porpiraso. Katwiran ng mga mamimili, mas matipid at di sayang kung kailangan lamang ang kanilang bibilihin. Narito yung ilan sa mga nakausap nating mamimili ngayong umaga. Ano, mababudget namin yung aming pera. Mas makakatipid kami. Ubus pag marami. Hindi na ubus pag marami. Nabubulok lang. Mas mabilis ang benta pag tumpok. Mas mabilis ang benta pag tumpukan. Oo, sir. At yan ang tinig ng ilan sa mga mamimili at mga nakitinda sa bahagi ng Quiapo dito sa Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio. Ang oras po natin, 12 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Problema na rin ang mga magsasaka ng mais sa Calasiao, Pangasinan, ang army worms o harabas. Sa ulat ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nagsagawa ng on-site monitoring ang Pangasinan Provincial Agriculture Office dahil sa pagtama ng peste sa mga maisan sa probinsya. Kinakain ng army worms ang dahon ng mais at kapag hindi ito naagapan, maaaring hindi na mamunga ang tanim na mais. Batay sa tala ng Municipal Agriculture Office, apektado ng army worm sa mga maisan sa barangay Sungkoy, Banawang at Dinaloan. Inaalam na rin ng Department of Agriculture Region 1 ang kabuang lawak ng pinsala sa mga maisan sa riyon. Dagdag pa sa problema ang pagbaba ng tubig sa balon na pinagkukunan ng patubig ng mga magsasaka.
para sa kanilang maisan. Samantala, dalawang motorbangka lumubog sa baybaying sakop ng Araceli, Palawan. Junfred Calamba, Super Radio Palawan. Junfred! Super Radio! Dalawang motorbangka ang lumubog sa Araceli, Palawan kahapon dahil sa malakas na alon at hanggang ngayon ay may 7 sakay ng isa sa mga ito ang nawawala. Sa panayam ng Super Radio kay Jerry Alili ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nabatid na unang lumubog ang isang motorbangka na may sakay na 4 na mangingisda pero mabilis din namang nailigtas ng mga otoridad ang mga ito. Sumunod na lumubog ang isa pang motorbangka na may sakay na 7 tao mula sa isla ng Kalandagan at patungo sana sa mainland ng bayan ng Araceli. Sa kabila ng puspusang paghahanap kahapon sa 7 sakay ng ikalawang motorbangka na lumubog, ay bigo ang mga otoridad na mahanap ang mga ito. Ipagpapatuloy ngayon ang search and rescue operation ng PDRRMO ng Palawan at MDRRMO ng Munisipalidad ng Araceli kasama ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ako si June Prat Calamba ng Super Radio Palawan, nag-uulat para sa GMA Super Radio DCBB. Dapat totoo. Away sa pagitan ng taxi at truck driver sa Mandawi City sa Cebu, nakuna ng video mula sa GMA Integrated News. Mag-uulat si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak, Nico! Super Radio! Hello, Martes nga ng umaga nang mangyari insidente sa may highway sa may barangay Tabok sa Mandawi City sa Cebu. Ang away ay nagresulta sa mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Base sa video na ipinost ni J. Car Cortez, makikita ang sapilitang hinihila ng isang lalaki ang driver ng taxi palabas ng sasakyan. Napag-alaman ng Mandawi City Traffic Office na ang gitgitan sa kalsada ang sanhi ng away ng dalawang driver. Matapos ang pag-uusap, wala nang magsasampa ng kaso matapos magkasundo rin ang dalawang drivers. Ayon kay Hil Retuya, Assistant Department Head ng Traffic Enforcement Agency of Mandawi o TIM, dahil sa kapitang pumasok ang truck driver sa taxi unit, dinala ang dalawa sa kanilang tanggapan. Sa huli, nagkasundo ang dalawang driver at walang nagsampa ng kaso. Wala rin naitalang damage to property sa dalawang sasakyan. Paalala naman ng traffic office sa mga motorista na huwag pairali ng init ng ulo dahil dito kalimitang nagsisimula ang away sa kalsada. Dagdag pa ng traffic office na laging ugaliin ng mga motorista na manatiling kalmado lalo na sa kalagitnaan ng mabigat na daloy ng trapiko. Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, nag-uulat para sa Super Radio. Salamat Nico Sereno, GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kapag nakakakita po tayo ng check, ano ba ang unang pumapasok po sa ating isip? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Eh yung check po ng RightMed, ganyan din po ang ibig sabihin niyan. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin ng check po ng RightMed, mga kapuso. Dahil ang mga gamot po ng RightMed, abot kaya ang presyo. Pero high quality ang pagkakagawa. Kaya kapag hanap ay gamot, wag ko kayo mahiyang magtanong, hanapin po ang check po na RightMed. Para sa mga listahan ng mga produkto RightMed, bisitahin po ang kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. Pero tandaan, if symptoms persist, consult your doctor. A oras natin, 17 kalahating minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Alaysa. Dad?
Please let me sing po. Kahit ngayon lang. The earlier I end this, less pain. Paano kung mag-work? Di ba mahal din kita? Sparkle You. Hashtag Soundtrip. The Finale. Sunday, 6:20 p.m. Balita sa umaga, nationwide. Pinakahuli na. Ito pong ginawang pagpapalawig. Are you sure ka na ba dyan? Sa deadline ng consolidation sa ilalim po ng PUV Modernization Program na itinakda po sa 30 ng Abril. Ito po ang ginit ni Transportation Secretary Jaime Bautista kung ilang taon na pong napalawig po ito matapos palawigin na naman ng 3 ang deadline para sa consolidation na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw ni Bautista na kaya nagbago ang kanyang isip at nagrekomenda kay Pangulong Marcos ng extension eh dahil nga sa panawagan na bigyan ng pagkakataon ang hindi pa nakapag-consolidate ng mga driver at operator. Anya, kahit pa magkaroon po ng panibagong dialogo sa mga transport group at magkaroon po ng panibagong pagdinig sa Kongreso, huli na po ito. Hindi na po ito palalawigin pa. Ayon kay Bautista, sapat na po yung 3 para madagdagan yung mga mag-a-apply sa consolidation at para mapaganda ang panuntunan ng programa. Nakahinga ng maluwag ang mga jeepney driver sa isang terminal sa nagtahan sa lungsod ng Maynila ayon sa isang chopper ng jeep. Kahit papano ay makatutulog sila ng maayos at hindi nila iisipin na posibleng mawalan sila ng hanap buhay sa susunod na 3. At least kahit papano, nakakatulog kami ng maganda ngayon sa loob ng 3 buwan. Ang tinig ng chopper ng jeep na si Christopher Salcedo. Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation na pinapayagan na rin ang mga hindi pa nakapagkoconsolidate na bumuo ng kanilang mga korporasyon at hindi na sila pipilitin na sumali sa iba. Ayon naman sa ilang chopper ng jeep, wala pa silang nabubuong desisyon. Ngunit kung bubuo sila ng kooperatiba o korporasyon ay mga locally manufactured na jeep ang kanilang kukunin na nasa 700,000 piso hanggang 750,000 piso ang halaga. Kaya po namin hulugan yon. Kaysa dun sa 2.8 na masyadong rich. Pang mayaman po yon. Yung pang masa po yon. Ang tinig ng chopper ng jeep na si Ronald Togade. Super Radio! Patuloy ang panawagan ng grupong pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston na suspindihin ang PUV Modernization Program. Ayon kay Modi Floranda, National President of Piston, hindi sagot ang pagpapalawig po sa consolidation deadline. Anya, dapat ay ipatigil muna ng gobyerno ang program at muling pag-aralan po ito mula sa simula. Wala umano silang problema sa modernisasyon sa kanilang hanay pero tutol sila sa pagbuo at pagsapi po sa mga kooperatiba na anila ay magre-resulta sa monopolyo. Sana ito ay isuspindi muna hanggat masusing pag-aralan yung programa nga na nga ng modernization. Mm-hmm. At ito rin yung posisyon ng ating mga congressman batay dun sa House Resolution na inaprubahan. Kasabay nito, sinabi ni Floranda na magpapatuloy pa rin ang kanilang mga paggilos hanggang hindi pinahihinto ang PUV Modernization Program. Sana ito ay isuspindi. Yung ating mga paggilos ay tuloy-tuloy naman. May iba't ibang anyo lamang. Yung mga kalampagan sa mga terminal ay tuloy-tuloy pa rin hanggat nananatili na hindi na hanggat hindi pinapahinto itong programa ng modernization. Tinig po ni Modi Floranda, National President, Grupong Piston. Samantala, mga driver ng modern jeepney sa lungsod po ng Naga, Camarines Sur, ramdam umano ang magandang epekto sa kanilang kita ng PUV Modernization Program.
Wala ho si GMA Integrated News. Magulat po si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica, pasok! Super Radyo! Joel Aminado ang ilang mga jeepney driver na nagsimula ng pumasada gamit ang modernized jeep na may magandang epekto sa kanilang kita ang PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon sa ilang drivers, kung dati nagagastos nila agad ang araw-araw na kita, ngayon naiipon ito dahil sa kinsenas katapusan na pagdating ng sahod. Para naman sa kanilang mga kooperatiba, kaya naman nila ang monthly amortization na pinoproblema raw ng ilan na patuloy na nagdadalawang isip na suportahan ang programa. Advantage rin daw para sa kanila kung hindi na talaga papayagan na bumiyahe ang mga unconsolidated unit. Pero halos isang linggo na lamang bago ang ibinigay na deadline. Para sa consolidation, inaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong buwan pang extension nito hanggang sa Bill 30. Sa kabila ng ibinigay na extension ni Pangulong Marcos, nariyan pa rin daw ang panawagan ng ilang transport groups sa Camarines Norte na wag nang isama ang kanilang probinsya sa isinusulong na modernization program ng gobyerno. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Jessica Kalinog, GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Super Radio! Ang oras po natin, 24 na minuto na po, makalipas ang ikapito ng umaga, tiriyak ng Land Transportation Office na humahanap na sila ng mga solusyon sa problema sa supply ng plastic cards para sa driver's license. Ayon kay Assistant Secretary Vigor Mendoza II, hepe ng LTO, may iba pa silang paraan para makakuha ng supply ng plastic cards. Isa na rito ang pagbili ng plastic cards sa ibang ahensya ng gobyerno. Sinabi rin ni Mendoza na minamadali na rin ang mga abogado ng Office of the Solicitor General na magkaroon na ng resolusyon ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay sa ipinalabas itong writ of preliminary injunction sa supply ng driver's license cards. Super Radio! Pinagdududahan ng ilang senador ang sunod-sunod na pagkapanalo sa Lotto Games. Mula kasi Disyembre, sunod-sunod na tinamaan yung mga malalaking jackpot prize po. Sa Lotto, ayon kay Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III, maituturing na anomalya ang pagkakapanalo sa limang jackpot prize sa Lotto nung lamang Disyembre. In less than one month, limang laro ang tinamaan. We will have to look at this, Mr. Chairman. Without augmentation, ito yung natural accumulation of the jackpot from the bets. Then, ang theory, naka-attract na yan ang bettors. Bet na yan. And then, tignan natin, months muna bago tamaan eh. So, itong nangyari last December is really an anomaly. Hindi lang one game, limang games. Tinig po yan ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Iimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang naturang isyong yan. Ipinasupina na rin na Senado ang records po ng Bureau of Internal Revenue BIR para makita kung tugma ito sa bilang po ng mga tumaya at napanalunang halaga. Batay po sa pag-aaral po ng GMA Integrated News sa Lotto Results sa website ng PCSO para sa buong Disyembre hanggang kahapon, 11 beses ng tinamaan yung milyong-milyong pisong jackpot sa iba't ibang Lotto Games. Ang kabuang halaga ng 11 jackpot prize ay nasa mahigit, tantararan, 2 billion pesos. Ang chance po na manalo sa pagtaya po sa iba't ibang Lotto Games ay naglalaro sa 1 more than 5 million hanggang 1 more than 40 million. Mas matalas ka raw po, malaki pa chance mong tamaan ang kidlat, mga kapuso, na nasa 1 more than 15,000 kesa sa tumama sa jackpot. Superado! Pinabulaan na ng Philippine Charter Statistics Office o PCSO ang mga haka-hakang minanipula. Ang 649 Lotto draw noong nakalipas na linggo kung saan napanalunan ng isang tao ang 640 million pesos na jackpot prize. Sa gitna ito ng pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement kung saan sinabi ni Senator Raffy Tulfo na may sumbong sa kanya na posibleng may manipulasyon at sabwatan dito. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwede manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours
kaya nang matayaan ang lahat ng numero. Ang tinig ni Senator Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, tugon naman ni PCSO General Manager Mel Robles, hindi natayaan lahat ng lotto combination sa tinukoy ni Tulfo na lotto draw ng January 17 at handa nilang isumite sa Senado ang kanilang records. Hindi anya namamanipula ang kanilang sistema kaya nga kahit silang mga opisyal ng PCSO ay maaaring tumaya. We would like to assure you that you can never, never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me. Betting po on all combinations is a right of anybody kung it doesn't guarantee anything po. Well, number two, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Ang tinig ni PCSO General Manager Mel Robles. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ito mga kapuso natin, tayo po ay magpalakas ng resistensya sapagkat marami po mga tinatamaan ng mga kung ano-ano mga sakit. Ang umpisa ng lahat ay sa pagpapalakas po ng ating katawan, ng ating immune system, ng ating pong resistensya mga kapuso. Yan po ang ating, ang tawag dyan ay first line of defense. Ayun, pag-iingat sa katawan at syempre pag-i-Immunomax food supplement. Yan po ang aming payo sa inyo. Immunomax food supplement ang rekomendado. Ang Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Ito pong dalawang kahon na maliit na ito, may puti at may kulay berde mga kapuso. Naku, pag binuksan nyo yan, ang makikita nyo dyan ay kapsula. Capsule for adults ng Immunomax food supplement mga kapuso. Yung kulay berde nyan, yan po naman yung forte variant ng capsule for adults ng Immunomax food supplement. Sira for Kids, yung matangkad na yun, may kulay orange, may kulay berde mga kapuso. Ayan, yan naman yung Sira for Kids ng Immunomax food supplement. At yung kulay berde noon, Sira for Kids, Immunomax food supplement forte variant. Mula po sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax forte hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:30. Radyo na! TV pa! Kortisiya na! Disiplina pa! Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Tinamaan ng matindi ang mga hurado. Grabe, para kang sinalipan. Friday, kilalanin kung sino ang huling grand finalist na makakapasok sa huling tapatan. Hinanap kong baby. Kaya ba yung belt mo nakalagay baby? Ay! Paano ka mag-selos? Mahinhin lang po ganun. Chela. Selos. It's showtime! You're watching Double B TV on GTV. Super Balita sa Umaga, Nationwide!
Tuloy tayo sa ating balitaan. Itinuro ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nasa likod umano ng People's Initiative. Banat pa ni Alvarez, kung PI ang tawag nila sa pangangalap ng lagda, para sa kanya ito ay TI o Tambaloslos Initiative dahil si Romualdez ang may pakanadaw nito. Kasabay nito ay umapila si Alvarez sa mga kapwa mambabatas, manindigan, huwag matakot sa umano'y ginagawa ng liderato ng Kamara alang-alang sa kapakanan ng mga constituent po nila. Sa gitna po nito, sinabi ni Alvarez na patuloy ang pangangalap niya ng ebidensya kaugnay po ng pagpapapirma para sa People's Initiative na maaari niyang gamitin sakaling siya'y maghain ng petisyon laban naman dito sa Korte Suprema. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan ako mag-file ng petisyon din sa Supreme Court. Tinig po ni Davao del Norte, 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kinuha namin ang reaksyon ni House Speaker Romualdez sa mga pahayag ni Alvarez pero sinabi ng kanyang opisina na wala pang sagot ang pinuno ng Kamara. Nanawagan si Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III kay Pangulong Bongbong Marcos na kausapin ang kanyang pinsan at kaalyadong si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Pimentel, batay kasi sa ulat na nakukuha nila sa Senado, mga miyembro ng Kamara ang nangangalap ng lagda para sa People's Initiative para sa Charter Change. Bakit papayagan ng Presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people, the President should have nipped this in the bud. Ang tinig ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III, ginit naman ang mga nagsusulong ng People's Initiative na walang kinalaman si Romualdez sa pangangalap nila ng pirma. Wala naman na direct involvement si Speaker. As you will recall that siya lang ay inahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. Ang tinig ni Attorney Alfredo Garbin Jr. na isa sa mga nagsusulong ng People's Initiative. Super Radio! Tuloy lamang ang pangangalap ng pirma ng grupong People's Initiative 44, Modernization and Action o PIRMA. Ito ay sa kabila ng plano po ng Senado na maghain po ng petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Noel Oñate, convener ng pirma, ay ginalulungkot nila ang hindi pagsuporta ng Senado sa People's Initiative. Ang manifesto na sinagawa ng mga senador ay kinalulungkot namin. Nakakalungkot, ito ay talagang nakakalungkot dahil parang hinahadlangan ng Senado ang sigaw ng bayan. Alam niyo, ang People's Initiative, ang mga Pilipino mismo, the people's will, ang nagsasabi na gusto namin ng pagbabago. Nilinaw naman ni Oñate na wala silang ginagamit na kaban ng bayan sa pangangalap ng pirma. Kumukuha kami ng pondo sa mga contributions ng mga volunteers, ng aming mga supporters. May mga businessmen na nagbibigay ng pondo at yun ang aming ginagamit. Wala kaming ginagamit na pondo ng gobyerno. We are not using government funds for this exercise. Tinig po yan ni Noel Oñate, convener, People's Initiative 44, Modernization and Action o PIRMA. Binigyang diin ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian na dapat sundin si Pangulong Bongbong Marcos at hindi ang kahit sinong opisyal pagdating sa isyu sa West Philippine Sea. Ito ang sagot ni Wang sa pagkundira ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa panibagong insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangisda sa Baho de Masinloc. We need to follow the guidance of the President instead of any officials. Sinabi pa ni Wang na umaasa siya na mapabababa ang tensyon sa West Philippine Sea sa pamagitan ng diplomasya. We expect that both sides will meet in halfway to, you know, that's handle the differences in a proper manner to de-escalate the tension. At kasabay nito ay kinalugod ni Wang ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin ng Pangulo na patuloy na nire-respeto ng Pilipinas ang One China Policy. We welcome and we appreciate President Marcos reiterating One China Policy and emphasizing that Taiwan is a province of China and the Philippines is not endorsing
Taiwan independence. Ang tinig ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Super Radyo! Pinag-aaralan na po ng Department of Education o DepEd ang pagbibigay ng dagdag sahod sa iba pang mga benepisyo sa mga guro kabilang pong overtime pay. Inanunsyo po ito ni Vice President Education Secretary Sara Duterte sa presentasyon kay Pangulong Bongbong Marcos ng 2024 Basic Education Report. Historically, for non-teaching tasks performed outside their regular working hours, teachers are only compensated through service credits. In the next budget cycle, DepEd will be proposing a budget that will enable us to grant overtime pay to our teachers. Tinig po ni Vice President Education Secretary Sara Duterte, kasabay nito ilalabas na ng DepEd ang order para po sa o para mawala na po sa mga guro yung administrative task at nakatutok na lamang po sila sa pagtuturo. Nakadakda naman po naan ang mga nasa 10,000 admin personnel para dito. Inuulat din po ni Duterte na halos 4,000 silidaralan na ang naitayo para tugunan ang kakulangan habang mahigit sa 6,000 pa ang ginagawa na. Bilang tugon, binati naman ang Pangulo si Duterte sa pamumuno po nito sa DepEd. Bilin po ng Pangulo, ituloy lang ang pagsasaayos ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Pinamamadali rin po ng Pangulo yung pagkumpune sa mga silidaralan na nasira at pagtatayo po ng mga bagong classroom sa buong bansa. Binanggit naman ng Pangulo ang pagpapataas sa kakayahan ng mga guro. Samantala, duda naman ang Alliance of Concerned Teachers sa tuluyang maaalis sa mga guro ang mga trabahong administratibo. Ayon po kay Vladimir Quechua, chairperson po ng ACT, maganda lamang pakinggan yung bagong direktiba ng DepEd pero mahirap anya itong maisagawa dahil lalabas na kukulangin ang personnel na gagawa ng administrative work sa mga eskwelahan. Panawagan nila sa DepEd, magkakaroon po ng 2 education support personnel na gagawa po ng trabahong administratibo sa bawat paaralan. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na magiging no bully zone ang mga paaralan sa Pilipinas. Alamin natin ang balita yung malaki Tuesday New Tuesday. Pasok! Super Radyo! Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagnanais nitong maging no bully zone ang lahat ng mga paaralan sa bansa. Sa pagdalo nito sa Basic Education Report ng Department of Education kahapon, sinabi ng Pangulo na ang bawat paaralan ay dapat tumindig bilang no bully zone na kumakalinga sa pagkakaiba-iba ng mga bata. Ayon sa Pangulo, mahalaga ring maging ligtas na lugar o safe space ang mga paaralan para sa mga bata. Magsisilbi rin anya itong resource center para sa teenagers, psychosocial first aid center, tagapangalaga ng mental health at protektor laban sa illegal na droga. Kung matatandaan, isa ang bullying sa mga tinukoy na sanhi ng mababang performance score ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na mayroon namang safeguards na nakaposisyon para makamit ang pagiging no bully zone ng mga paaralan. Nariyan anya ang Learner Rights and Protection Office, TeleSafe Hotline at Children Protection Committees upang tugunan ang mga insidente ng bullying at iba pang mga issue na kinasasangkutan ng mga mag-aaral. Ako si Tuesday Salguniu ng GMA Super Radio DGWB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, 42 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Buwabana ng hanggang 88% ang bilang ng mga estudyanteng nagda-drop out dulot ng maagang pagbubuntis o teenage pregnancy. Ito ang ipinagmalaki ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang 2 Basic Education Report. Anya, buwaba ang teenage pregnancy at maagang pag-aasawa ng kabataan dulot ng iba't ibang alternative learning program ng Department of Education. Sinabi ni Duterte na sa ngayon ay patuloy na pinalalakas ng DepEd ang mga mekanismo para protektahan ang mga mag-aaral sa lahat ng uri ng karahasan, diskriminasyon at iba pang panganib. Yan ay sa pamagitan ng mga programa ng DepEd at pag-promote ng alternative delivery modes sa pag-aaral. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide!
Mga kapuso, kayo ba'y makakalimuti na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa, nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7.43, radyo na. TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! S kontra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa WBTV at Department of Health. Naninigan tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo, mga kapuso. Kayo ho yung matandang kilala namin sa Mount Caloon. Bakit niyo naman hinahayaan paulit-ulit akong mamatayan ng asawa? Kapalara na ang nagtakda ng kamatayan ng asawa mo. Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Pre, kilala mo ba talaga ito? Oo, sir. Maghuhula yan eh. Yes! Pinasama mo na nga akong gusto sa akin. Under arrest ngayon ang puso mo. Hula mo, huli ko. Friday, 3:15 p.m. on GTV. Cherifer, okay na ba kayo? Mga mami na siyang hindi pumapayag sa pwede na. Ayan ha, alam nyo na ang vitamins na para sa mga kids ha. Ito po ha, Cherifer Sera Fortified with Zinc. Ayan, kaya po ang Cherifer po ay gumawa nitong Cherifer Sera Fortified with Zinc. Siyempre para sa kapakanan ng mga bata. Ayan, mga malulusog, masisiglat, matatalino na mga bata. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para po sa mga kids. Ang Cherifer Sera Fortified with Zinc ay lemon flavored syrup. Talaga pong magugustuhan ng mga bata ito. Yan, kasi sa lasa pa lang, panalo na eh. Lalo naman sa kapakinabangan ito, mga kapuso, benefits ito kung tawagin, mga kapuso, may CGF ito eh. May lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ibinahagi ni dating Senador Laila De Lima ang kanyang naging buhay habang siya'y nasa loob po ng piitan. Sa pagdalo ni De Lima sa Asia Women Forum 2024 na kanyang unang public engagement mula nang makapagpiyansa at bakalaya noong Nobyembre, ikinuwento po ng dating senador ang mga dinanas po niya sa halos 7 taong pagkakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga na isinampa noong nakalipas na Administrasyong Duterte. Inalala ni De Lima ang pang-hostage sa kanya ng isang preso sa loob mismo ng kanyang selda sa Campo Crame noong October 2022. I can even recount to you my harrowing ordeal when I was taken hostage right inside my detention cell, and when the hostage taker said,
by 7:30, ma'am. So minamampan niya ako. I'm going to kill you too. I thought that was my end. Napawalang sala na si De Lima sa dalawang kaso habang nililitis pa sa Muntinlupa Regional Trial Court ang natitira nitong kaso. Anya, sa kayong po ay pinag-aaralan na po ng kanyang mga abogado na sampahan ang kaso ang mga nagpakulong sa kanya. The next step is to file charges against those responsible for my persecution. And his chief enforcing officer was the former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Tinig po ni dating Senador Laila De Lima sa isang pahayag na nindigan naman si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi umano niya ginipit itong si De Lima. Ginawa lamang niya umano ang kanyang tungkulin bilang kalihim ng DOJ. Super Radio! 10% ng mga nakolektang basura sa Manila Bay ay puro plastic. Ito ang lumabas sa unang taong pag-aral ng Eco-Waste Coalition, De La Salle University Dasmariñas, Korean International Cooperation Agency at Department of Environment and Natural Resources. Kabilang sa kalimitang nakukulektang basura sa Manila Bay ay mga single-use plastic straw, sachet at maraming iba pa. Paglilinaw ng grupo, hindi dahil maraming basura ang nakita sa isang coastal area, ay doon na nagmumula ang basura. Ngayong 2024, lalaki pa ng grupo ng information campaign ang pag-survey sa mga coastal area para malaman kung may epekto ito sa basurang makukolekta at masasurvey. Layon din ang pag-aaral na makatulong sa pagbalangkas ng mga tamang polisiya para tugunan ng polusyon sa dagat. Sinabi pa ng Eco-Waste Coalition na magiging daan din ang pag-aaral para magkaroon ng mga alternatibo sa tradisyonal na plastic sachet para tuluyang mabawasan ang plastic pollution sa karagatan. Super Radio! Isinapubliko na ng Bureau of Customs ang listahan ng mga consolidator at forwarder na sangkot po sa pag-abandona ng balikbayan boxes. Kabilang po dyan yung mga sumusunod na banyagang kumpanya, Kabayan Island Express Cargo, Allwyn Cargo LLC, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo WLL, GM Multi-Services Cargo, Cell Air Cargo, Sky Freight at CMS General Services FCC LLC. Inireklamo rin ng pag-abandona sa balikbayan boxes yung mga sumusunod na local forwarder at consolidator, FBV Forwarders and Logistics Inc., Cargo Flex Haulers Corporation, Rents World Freight Logistics Corporation, CMG International Movers, Etmar International Logistics, KC Door-to-Door Delivery Services, at FGTI Forwarding Services. Payo po ng customs sa publiko, maging maingat sa pagpili po ng forwarding companies para matiyak na ligtas at nasa oras ang pagpapadala ng balikbayan box. Samantala, hustisya. Yan ang apila ng Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos ni dating PNP Special Action Force Chief Getulio Napeñas para sa Gallant 44 at kanilang pamilya sa ginanap na National Remembrance Ceremony sa Camp Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Sinabi ni Napeñas na hanggang ngayon ay pahirapan pa rin ang pagkamit ng hustisya dahil wala pa rin kasong naisampalaban sa mga taong nasa likod ng pagkamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force sa engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur noong 2015. Hindi kumbensido si Napeñas na sapat na ang peace process para matuldukan ang hinanakit na mga naulila ng SAF 44. Samantala, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC umaasa na magiging patas ang ulat na ilalabas ng UN Special Rapporteur sa kanyang pagbisita sa bansa, Mark Makalalad. Mark! Kumpiyansa ang National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o NTFLCAC na makatutulong sa pamahalaan ng pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan pagdating sa pagprotekta at pagdepensa sa malayang pamamahayag. Ito ang binaging diin ni NTFLCAC Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr. kasunod ng kanilang naging pulong kasama si Khan. Ayon kay Torres, umasa siya na base sa mga nakalap na impormasyon ni Khan sa pananatili sa bansa ay magiging patas at balanse ang report na ilalabas nito. Nagpaliwanag kasi sila na wala naman talagang red tagging sa bansa at ito ay gawa-gawa lamang ng CPP, NPA, NTF. Samantala, sinabi pa ni Torres na umasa siyang makapagbibigay ng panibagong oportunidad para sa isang constructive dialogue
So sa pinang pagprotekta sa karapatan, ang pagbisita ni Kanda. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radyo, DZWB, dapat totoo. Super Radyo! Pumanaw na ang 8 taong gulang na lalaki na binugbog ng sarili kama sa kanilang bahay sa General Santos City sa ospital. Binawian ang buhay ang bata. Nagtamu po na matinding mga pasa at bali po sa buto. Batay po sa investigasyon ng pulisya, lango sa alak ang ama nang dumating sa bahay at napagbuntunan na ang anak. Batay po sa payag na mga kapitbahay at kaanak ng bata, palaging ginugulpe ng suspect yung mga anak tuwing siya'y nalalasing. Humingi ng tawad ang ama sa kanyang mga nagawa at nakakulong na husa ngayon. Sinabi naman ng mga otoridad na inihahanda na po nila ang kasong parricide laban sa naturang suspect. Apat ang patay habang 26 ang sugatan sa aksidente sa kalsada sa Dinalupihan, Bataan. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang pampaserong bus kaya inararo nito ang ilang sasakyan. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng bus na naharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Galing sa Pampanga ang pampaserong bus at patungo ng Olongapo habang binabaybay ang Jose Abad Santos Avenue na sakop ng Barangay Bangkal pasado alas 7 ng gabi. Nawalan umano ng preno ang bus at unang nabangga ang isang motorsiklo, dalawang tricycle at isang L300 van bago nasalpok ang jeep na galing Olongapo patungo ng Bataan. Tumagilid ng jeepney habang ang bus bumangga pa sa poste ng ilaw at isang tindahan. Nilinaw na Department of Foreign Affairs, DFA, na hindi pa kinakasuhan ang dalawang Pilipino na inaresto sa Japan kaugnay ng pagkamatay ng mag-asawang Hapon. Ayon po kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Japan na nagsabing suspect na nga po ang dalawa. Sa ngayon, nakausap na umano ng Embahada ng Pilipinas ang Pinay at ginate na siya'y inosente. Sa naunang ulat naman ng Japanese media, ang Pinay na unang naaresto ay kasintahan ng anak ng mga biktima na siyang nagsumbong na nawawala ang kanyang mga magulang. Nakita po sa CCTV footage sa bahay po na lumabas ang Pinay at may kasamang isang lalaki. Dahil wala pang kaso, hindi pa napag-uusapan ang pagpipiansa sa dalawa. Super Radyo! Patay sa engkwentro sa Parañaque City ang isa sa most wanted na kriminal sa Bicol. Kinilala ang napatay na suspect na si Gilbert Concepcion na leader ng Concepcion Criminal Group. Sangkot umano ang suspect sa iba't ibang krimen, kabilang ang pagpatay sa halos 100 tao sa magkakahiwalay na insidente. Nagsasagawa lamang ng surveillance operation ang pulisya sa lungsod pero nauwi ito sa engkwentro ng makatunog ang target. Bukod kay Concepcion na pangunahing target, napatay din sa engkwentro ang isang kasamahan nito. Na-recover sa lugar ang 3 baril at mga bala. Patuloy namang tinutugis ang iba pang miyembro ng grupo. Super Radyo! Dumadaloy na po ang mga plano para sa muling pagbuhay sa matagal na papel ng Pasig River sa paglalakbay at pangangalakal. Ang bahagi po ng tabing ilog sa likod po ng Manila Post Office ay pinaganda. Showcase area pa lamang po ito ng mas mahabang Pasig River Esplanade na plano pong patayuan ng mga parke at pasyalan at mas maayos na ferry stations para sa mga commuter. Kung tutusin ay pagbuhay lamang po ito sa dati ng mahalagang papel ng ilog o Ilog Pasig lalo na sa kalakalan at paglalakbay. Naging lokasyon pa nga ito ng ilang tagpo sa nobelang No Limit Anghere ni Dr. Jose Rizal. Kailangan namang ilipat sa housing sites na tinukoy po ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang mga nakatira sa tabing ilog. At sa gitna po nito ay kumpiyansa ang MMDA na kakayaning muling buhayin ang Ilog Pasig. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Balikan natin ang ating mga headlines. Presyo po na mahigit sa 150 pangunahing produkto, hindi daw po gagalaw ayon po sa Department of Trade and Industry. Pinoy sardines na mas abot kaya ang presyo, pinag-aaralang ilunsad ng Department of Trade and Industry at ilang manufacturer. Department of Transportation binigyan din na hindi na muling palalawigin ang consolidation deadline para sa PUV modernization program. Ilang senador pinagdududahan ang sunod-sunod na pagkakapanalo sa Lotto Draw noong Disyembre. Philippine Charter Statistics Office pinabulaanan na binamanipula nila ang resulta. Dating House Speaker at ngayon Davao del Norte, 1st District Representative Pantaleon Alvarez, itinuro si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng People's Initiative.
Mga nagsusulong ng People's Initiative, nilinaw na hindi sila gumagamit ng kabarang bayan sa pangangalap ng pirma. Pagbibigay ng dagdag sahod at iba pang makabenepisyo sa mga guro kabilang po ang overtime pay, pinag-aaralan na po ng Department of Education. 10% ng mga nakulekt ng basura sa Manila Bay, puro plastic, batay sa isang pag-aaral. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinigilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Obel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa. Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Ay, isang minuto bago sumapit ang alas 8, standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Agrikultura. Ang sandigan ng pagong Pilipinas. Lalong pinatatag ng mga benepisyong hatid ng RCEP at CPEP. Mega Lunch Farming na. Malaki pa ang credit assistance. Siguradong mataas ang ani at pita. Dahil may sapat na supply ng binigmay, mas malaki ang ani kadektarya. Ramdam ang pagbabago. Masagkan ang agrikultura, maunlad na ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas. Kayo ho yung matandang kilala namin sa mga Kalaon. Bakit niyo naman hinahayaang maulit-ulit akong mamatayan ng asawa? Kapalara na ang nagtakda ng kamatayan ng asawa mo. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV.
may casualty na. May casualty na po itong People's Initiative, baka kapuso. Ang casualty ay yung Legislative Executive Development Advisory Council. Eh, di ba sabi ko nga kahapon? Leta, mga kapuso, no? Oo. Masyado na tayong pinaghati-hati ng People's Initiative or kahit cha-cha, anumang manner ito gawin. Pero ang pinaka ngayon yung People's Initiative kasi pati dalawang kapulungan ng Kongreso mo, ayaw na, nag-iisnaba na. Ayaw na pong magsama sa isang sa isang kwarto mm-hmm. mga kapuso. At pagka pinagsama, weng, baka magsuntukan. Di kaya... Sasabog eh. Diba? Baka magsuntukan. Sasabog, oo. Kaya siya po, sila po ay magkahiwalay na pinulong po ni Presidente. No? Unang pinulong ang mga senador. Doon sa LEDAC mga kapuso. At pagkatapos pong pulungin ng mga senador, ang sunod namang pinulong ay yung mga congressman. Ano yan? Dati, magkasama sila, rubbing elbows. Pare, kamusta ka na? Ganun talaga ang LEDAC. Oh, ganun ang LEDAC. Yung spirit ng LEDAC, magkakaharap silang tatlo doon. Liderato ng Senado, Kamara, at si Presidente. Kaya pero ngayon nga po, Legislative Executive. Oho. Eh, ngayon po, ay hindi na po sila nagkakatinginan ng mata sa mata, no? Kaya so, di ba, sabi natin kahapon, kung gusto nyo po muna ng kumambyo, atras muna kayo, ayusin nyo muna relasyon nyo kasi baka yung tsa-tsa na hinahangad nyo, sinisira ang relasyon nyo, abay lalo maging indulto yan sa sambayan ng Pilipino. Wala kayong matapos sa trabaho para po sa tao. Yun nga eh. Eh kaya nga sila nagpupulong dahil napag-uusapan doon, ano ba yung mga mahalagang mga paano kalang bataas na dapat na isulong? Oo. Pero ngayon, hindi na sila nag-uusap tungkol dyan. So, nasa sakripisyo weng yun, no? Oo, maganda lang sa sinabi ni Speaker kahapon, nagpa-presscon siya, humarap siya sa media. Hindi ko napapatulan yung lahat ng mga banat sa kamera o sa kanya personal, yung mga negatibong patutsata, salita o tawag sa kanya. Trabaho na lang sila, magkaayos na lang daw sila kung ano. Tapos, mag-usap nga kayo talaga. Mga statesman naman po kayo eh. Totoo yan. Diba? Ang problema lang, hindi sasagutin ni Speaker Martin Romualdez yung mga banat sa kanya ng mga senador. Pero sasagutin ba niya yung banat sa kanya ng kanyang kapwa kongresista na si dating Speaker Pantaleon Alvarez? Ang maganda naman kay Alvarez, aakyat siya ng Korte Suprema. So, kumakalap daw siya ng mga ebidensya, weng, no? Para ipanig sa Korte Suprema, yung sinasabing ang may promotor daw, eh si Speaker Martin Alvarez. Martin Nerwaldez. Si pinaghalo mo yung dalawang speaker. Sorry, ha? Oh, di ang maganda doon, hayaan na natin Korte Suprema. Sige. At least legal magkakaroon ng jurisprudence kung talagang ito ay aaksyonan ng Korte Suprema. Habang nagkakaroon sila ng problema, weng, at nag-aaway sila tungkol sa People's Initiative, meron tayong problema sa El Nino. At higit sa lahat, pagtsatsagain nyo kami sa Pinoy sardines. Ayan, mga kapuso, no? Diba? Oh, ang Pinoy sardines po. Kompleto na yung triumvirate. Nang? Meron na tayong Pinoy tasty, Pinoy pandesal, meron na tayong palaman. Sardinas. Pinoy sardines, mga kapuso, diba? No? Diba? So, pero ang maganda doon kasi, ipag sinabing Pinoy tasty, Pinoy pandesal, Pinoy sardines, ibig sabihin mura. Yan, yan. Ang tanong na lang doon ay, yung kalidad ng tinapay, alam na natin, subok na natin yon. Pagdating ba sa sardinas, mamaintain yung dami, yung quantity at yung quality. Abutin, yan ba'y dadagdagan lang na sarsa o kaya paliliitin ang ang sardinas, diba? Hindi mo makalog kasi siksik na siksik. Kaya nga, o ngayon, kalog-kalog na. Sus, Mariose, mga kapusos. Anyway, ayan po yung mga susubaybayan po natin sa loob po na isang oras, mga kapusos. Si Rowena Salvacion po yan. Siya po si Joel Rezobel. Si Rowena po, hindi po mawawala po ngayon. Pakita mo kung ba't hindi ka mawawala, weg. Eto naman. Ayoko nang suotin to. Hanggang alas 9 po kami ni Wenga. Magkakauntaan tayo sa Himpapuwid Palatuntunan. Saksi sa Double B! Opo. At may problema pa tayo. Ano kahapon problema natin? Pinag-uusapan lang natin yung sa LTO, di ba? Kaya nga. Plastic cards. Abi, kita mo, may nagnanakaw ng plaka sa mismong gawaan nila. Kita mo yan, ha? Eh, yung mga dinonate na plastic cards na yan, baka nakawin din, Weng. At baka kumalat yan. Huwag naman. Mas Mariose po. At kumalat ang peking lisensya. Dito po sa Pilipinas. Ito na, punta natin yung mga reports. Punahin natin si Alan Gatos. Ito yung sinasabi natin. Tatlong sangkot sa Diomonoy pagnanakaw ng plaka. Iniharap ni na DILG Secretary Benar Abalos at LTO Chief Vigor Mendoza. Nandun si Alan Gatos. Alan?
Ipinisin tanga ni DILG Secretary Benhar Abalos at LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza II ang tatlong suspect na nasa likod sa pagnanakaw ng plaka sa kanilang pagawaan ng planta. Ito'y nangyari kahapon matapos yung operasyon kung saan nahuli ng pinagsalib na puwersa ng LTO at ng Special Project Group, Internal Security Office ng DILG, makatauhan din ito ng PNP, yung nakahuli dito sa mga suspect. Sa punong balitaan, pantay sarado ng mga miyembro ng Special Action Force ang mga nakasuot na orange na mga damit na mga suspect nang ipresenta ngayong umaga. Kasamang ipresenta ni Abalos at Mendoza ang 5 pares ng plaka na ninako ng grupo. Sa investigasyon, sinabi ni Renante Militante, head ng LTO, Intelligence and Investigation Division, nagsimula ang kanilang investigasyon matapos na makatanggap ng impormasyon na may kakaibang galawan na mga nagtatrabaho sa plaka ng planta ng LTO. Napansin umano kasi na inihihiwalay ang plaka at hindi tuloy-tuloy ang pag-iimprenta. Sa kuha naman ng CCTV, nakita yung mga suspect na kinukuha dun sa loob ng planta yung mga plaka at inilalagay sa likod ng mga damit nila. Kumbaga parang isinusok-sok sa pantalon pagkatapos inilalagay sa likod at sa iba pang kuha ng CCTV. Parang mga shoplifter. Oo, ganun parang lang. Ganun. Parang mga ganun. Pagkatapos, wait lang, malapad yung plaka. Ay, yun na nga. Pagkatapos, pagkatapos... Ay, nag-i-stomach in lang sila. Stomach in. Tapos... pagkatapos, pagkasuksok sa kanilang mga damit, lalabas na. At malaki lang ang tiyan yan. Ang malaking katanungan ay nalagay sa mga motor at umaalis na. Ang tanong natin, Alan, kasi ang plaka, unique... Diba? Unique yan, no? Merong mga designated numbers yan. At yun ay nakatoka sa rehistro sa isang particular na sasakyan. Tama. Anong ginagawa nila dyan? Paano nanakawin nila tapos anong gagawin? Itong mga plaka na to, ibinibenta nila sa labas. Tama yung binabanggit mo, unique to. Pero kapag pulis o mga enforcer ng LTO, enforcer ng MMDA, enforcer ng HPG, nakakita sa mga plaka nito, iisipin nila kaagad na legitimate o lehitimo itong mga plaka na to. Dahil galing ito sa LTO, ninakaw nga lang. Pero pag siniriyasat mo pa ng gusto, wala itong kaakipat na dokumento. Walang nakakabit na ORCR. Wala yung barcode na kapag binarcode mo siya. Magkano daw bentahan nila? 5,000 hanggang 10,000 piso. Ang isa. Ang isang plaka. Ang isa. Nakakailang nakaw na. Sa initial audit ng LTO ay nasa 38 yung nakikita nila. Pero ongoing pa yung investigation kasi itong mga to ay pawang mga job order na empleyado ng LTO. At yung iba pumasok 2018, 2019, 2020, 2021. So yun yung iniimbestiga nila kung simula ba 2018, lalo na yung at-large na suspect. Meron kasi iniimbestiga na at-large na suspect na yun yung tinuturong parang pinaka-leader ng grupo na to. At ito ay hinaano na ngayon, tinutuntun na ng mga otoridad yung tinuturing na pinaka-leader ng grupo. Meron ba silang lugar na binabagsakan nito o sindikato na bagsakan talaga ng... Ayun, yun pa yung isa sa mga tinitignan ngayon. Posibleng merong, kung natatandaan nyo, meron yung mga, yung sakasa, yung kapag nailabas yung sasakyan, hindi na nagda-down lang pagtas, tinatakas na yung mga sasakyan, nalalagyan ng mga plaka, nalehitimo, pero iba na yung laman ng mga dokumento, yung ORCR, at hindi na nahahabol. Isa yun sa direksyon ng kanilang investigasyon, baka kasama doon, at pati yung tinatawag na doble plaka, hindi lang sa mga pampublikong transportasyon, kundi sa mga pribadong sasakyan, yan daw ay posibleng doon nagagamit. Ako, tingin ko dyan, binibenta yan sa mga carnap vehicles. Kasi, yun nga. Inug na inug yan na gamitin sa criminal activities. Alimbawa, ikaw nagparehistro ka, lehitimo naman yung binili mo sa sakyan, syempre, hihintay mo yung plaka na maibigay sa'yo at hindi ka bibili ng plaka na hindi naman nakatoka sa rehistro mo. Totoo naman. Kung legitimate ka, di ba? So ang bibili lang dyan, yung mga kolorum, kundi mang kolorum, yung mga carnap vehicle. Involved sa mga sa mga nakaw or talon, yung sa mga talon o kaya yung kung matatandaan mo yung mga
yung mga nirerentahan ng mga sasakyan, ikakarnap, nilnakaw, pagkatapos may mga bumibili sa mga kasa, sa mga dealer ng mga sasakyan, magda-down lang o magbabayad lang ng isang buwan, tapos tatangayin na yung mga sasakyan, papalitan ng mga plaka at mga dokumento. Posibleng ganun daw yung nagiging modus nito mga to, at doon napupunta yung mga plaka na ninanakaw. Sa ngayon, lahat ng mga empleyado... Ang laki na nga ng backlog eh. Doon sa plaka eh. Iba, 2017 pa, Weng. Bayad na sila ng plaka, hindi pa nabibigay ang plaka nila. Luma na nga yung sasakyan, wala pa rin plaka kaya eh. Kaya nga. Puti-puti. Well, at least ano, pagdating ng plaka mo, bago yung plaka. Hindi na bagay sa iyong kotse. Oh, kahit bulok na yung sasakyan, bago pa rin naman yung plaka. Parang ganun na mangyayari. So, ang isa pa sa ang ginagawa ngayon, ay iniimbestigahan no, yung lahat ng mga empleyado ng planta ng paggawa ng plaka, maging yung mga gwardiya ay under investigation din. At may mga nakikita, eto nakakalungkot, may nakikita na hindi lang dito sa central office ng LTO nangyayari itong ganitong problema, ay, kundi maging kundi maging sa mga regional offices ng LTO nangyayari, yun yung mga nakikitang investigasyon. Kaya ganoon kalawak na lamang yung ginagawang pagsisiyasat ngayon ng mga tauhan ng LTO, particular yung Intelligence and Investigation Division ng LTO, para matuntun yung gaano kalaki yung sindikato na nasa likod nitong pagnanakaw ng plaka na to, at pati mga involved na mga empleyado, Weng at saka Joel. Wala ba CCTV doon sa gawaan ng plaka sa LTO? Meron, no? Hinihingi nga sana natin yung kopya ng CCTV, pero dahil yan igagamitin mga ebidensya para doon sa pagsasampa ng kaso ngayon, dahil dadali na ngayong araw after ng presentation, dinadala na doon sa Quezon City Prosecutor's Office para maisailalim nga sa inquest itong mga suspect, kasama na yung pang-apat na suspect na at large doon sa mga kakasuhan ng LTO. Anong particular na kaso isasampa? Qualified theft. Maliit lang yun, magaan lang sa kanila. Pero matinding klase ng pananakaw yun. Kasi matindi yun. Merong pagtitiwala sa iyo, ninakawan mo. Oo, kaya lang po sindikato yan, Sus Maria Josep. Bigat na kaso rin yun. At meron pa mga kaakibat na administrative cases din na isasampa laban dito sa mga suspect na to. Kasunod na rin itong pangyayari na talagang sa tingin nila yung batagal na nangyayari, na nakawan ng plaka dito sa LTO, pero kahapon lang nagkaroon ng pag-aresto dun sa mga posibleng sangkot sa nakawan ng plaka dito sa tanggapan mismo ng Land Transportation Office. Ako si Alang Gatos ng GMA sa Paradio DCWB. Dapat na to. Yung mga upos ng sigarilyo nangunguna sa mga basurang itinatapon sa lansangan sa Metro Manila. Ayon po yan sa MMDA. Kung hindi kayo marunong magtapon sa tamang kalagayan, aba wag po kayong manigarilyo. Akala ko kainin mo upos mo. Pwede rin naman yun. Oo, kasi uso yan ng mga panahon natin, Weng, nagagalit yung mga lolo natin pag nakita tayo naninigarilyo. O, ba't ka naninigarilyo? Kainin mo yan. Kainin mo yan! Hindi naman ako ginano ng wala na akong lolo tulay. Ganun ba? Si Mark Makalalan. Mark, pasok, Mark! Lumalabas sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na cigarette butts o upos ng sigarilyo ang nangunguna sa mga basura na tinatapon sa mga lansangan sa Metro Manila. Batay ito sa kanilang 2023 Anti-Littering Apprehension Report na kalalabas lamang. Ayon sa MMDA, 12,980 na individual o 79% ang nahuli nilang nagtapon ng upos ng sigarilyo sa mga kalsada. Pumapangalawa sa mga tinatapon sa kalsada ang papel, kung saan 1,524 na individual o 9.4% ang nahuling nagtatapon, habang ikatlo ang balat ng candy, kung saan 1,343 na individual o 8.3% ang kanilang nahuling nagtapon. Nabatid na nakasaad sa MMDA Regulation Number 96-009 o Anti-Littering Law na ang pagtatapon ng kalat o basura sa mga pampublikong lugar ay may multang 500 pesos hanggang 1,000 pesos at pwede pang magpataw ng community service. Panawagan ng MMDA maging responsableng mamamayan. Bumabara kasi sa drainage at mga daluyan ng tubig ang mga basurang kinakalat sa kalsada. Ang inyong kapuso, Mike Makalalat ng GMA, Super Radio, TCWB, dapat totoo. Ang makakalingkod dyan sa report ni Mark.
Eh, nagre-reklamo yung ating mga kababayan. Ang, wala na ho kaming pambili ng pagkain. Pero? Pero magugulat ka, may pang Yoshi. Diba? May pang alak nga. Sabi ko kasi may nadadaanan ko lagi sa Aurora Boulevard. Namamali mo siya as in everyday nadadaanan namin yon. Pero palaging lasing. Kita mo yun? Diba? Sa pambili niya, at may hawak siyang Yoshi. Sa pambili niya ng alak, yung yes. Kanyang... Correct. Sus, Mariosip na buhay ito. Eto, o, pirma ng mga taga Puerto Princesa City, Palawan para sa People's Initiative na isumite na po sa COMELEC. June Fred Calamba ng Super Radio Palawan. June Fred, good morning. Na isumite na sa lokal na tanggapan ng Commission on Elections sa Palawan ang mga nakalap na pirma mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa at iba pang bayan dito sa lalawigan para sa People's Initiative. Sa panayam ng Super Radio kay Attorney Julius Cuevas, Election Officer ng COMELEC Puerto Princesa, matapos nilang matanggap ang mga pirma ay agad nilang bibilangin ang mga ito sa kamag-i-issue na certification kung tama ang bilang ng mga lagda. Base sa dokumentong isinumite ng mga nagsusulong ng People's Initiative sa lungsod, nasa mahigit 22,000 na mga lagda ang kanilang nakalap sa Puerto Princesa, katumbas ito ng 13.8% ng mga botantes ng syudad. Samantala, maliban sa Puerto Princesa, may naisuminti na rin mga lagda sa COMELEC office sa bayan ng Aburlan, Batarasa, Rizal, Brooks Point at El Nido, Palawan. Ayon kay Attorney Cuevas, pansamantala muna nilang itatago sa selyadong lalagyan ang mga dokumento habang naghihintay ng kautusan mula sa COMELEC and Bank para masimulan ang verification ng mga lagda. Ako si June Fred Galaba ng GMA Super Radio Palawan, nag-uulat para sa GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Taxi sa WB! May hamog ha, weng ha, kanina may meron. Hamog. Tapos kahapon, magandang ano, ang ihip ng hangin. Ganun eh, malakas ang... Ang haba ng hair ko nga kahapon eh. Para nakapag-asawa ka na mayaman. Okay, kasi sinasabi nga ng pag-asa, baka lumamig pa ito. Pero mapapansin mo, bandang katanghalian, napakainit. Init na. Napakainit na talaga. Ano, no? Parang napaka-drastic ng change ng temperatura natin. Pag sa umaga, madaling araw, malamig. Tapos pagdating ng katanghalian tapat, napakainit sobra. Po. Sobra. At ang sikat ng araw ay napakatindi. No? Patuloy yun pong nararamdaman mong El Nino effect. Ito na nga yun. Ito na nga yun. Hanggang buwan daw ng Marso po yan. At sinasabi nga po ng pag-asa, mahigit sa 60% na kabawasan sa average na pag-ulan ang mararanasan po, lalo na sa kanlurang bahagi po ng bansa. Alamin natin, ano ba yung mga ginagawang hakbang ng pamahalaan? Dahil meron 20 provinces na makakaranas ng severe na epekto po ng El Nino. El Nino, mga kapuso. So, makakausap po natin ang NDRRMC kaugnay po nitong balitang ito. Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, 8:20, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Walang kinihiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radyo DZBB. Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo Del Prado sa Super Radyo DZBB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Pago na Bayan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at
Melo Delprado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Rowena Salvacion at Joel Reyes Zubel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Arnold Clavio at Connie Ciso sa One on One. Walang personala, pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radyo EZBB Prime Time. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makakahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. You're watching Double B TV on GTV. Ito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Malaking bilang ng mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. Apektado na po ng mga army worms o harabas. Ayon po sa Nueva Ecija Onion Growers Association. 14 milyong pisong halaga ng pinsala sa mga palaisdaan na itala sa Davao Region dulot ng epekto ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. 2 motor bangka lumubog sa baybaying sakop po ng bayan ng Araceli dyan naman sa Palawan. Mga driver ng modern jeepney sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur ramdam na umano ang magandang epekto sa kanilang kita dulot ng PUV Modernization Program. Upos ng sigarilyo nangunguna sa mga basurang itinatapon sa lansangan sa Metro Manila ayon sa MMDA. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development, abangan pa sa mga susunod pang palatuntunan na Super Radio DCWB. Nasa linya natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, Administrador ng Office of Civil Defense, siya rin po Executive Director, National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Yusek Nepomuceno, hello Sir Ariel, kamusta po kayo? Good morning po. Good morning po, Ma'am Weng. Good morning, Sir Joel. At sa inyong mga tagapakinig. Nako, eh, problema na nga natin ng El Nino, tapos pinoproblema pa natin ng harabas. Diba? Sa mga pananim, no? Sabay-sabay po talaga. Pero ang sinasabi, sobrang problema nga po, very challenging yung ating mga tanim po ngayon. Ano? Kaya lang, sinasabi ho ng, ano, ng pag-asa na nasa 20 lalawigan no, sa Hilaga at Gitna at Katimugang Luzon, mm-hmm. pati na rin ang Mindoro, mm-hmm. ilang bahagi ng Panay Islands at Palawan ang maapektuhan ng severe El Nino hanggang Marso.
Malapit na po ang Marso, Yusek, at ngayon nararamdaman na po natin ang epekto po nitong El Nino. Ano ba ang mga nakalatag na po mga paghahanda ng pamahalaan? I understand, kasama po kayo doon sa binuong, ano tawag doon, Weng? Yung task force na yan, na El Nino. Opo. Unang-una po, linawin ko lang, nasa gitna na ho nga tayo ng El Nino. Nasa gitna na tayo ng El Nino, yes. Walong pong probinsya sa kasalukuyan, actually, nakakaranas na ng tinatawag na tagtuyot o drought. Ibig sabihin niya, tatlong buwan ng less than 4, nabawasan ng 60% sa normal na patak ng ulan yung kanilang mga lugar. Yan po, karamihan, nasa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Pero pagdating pa ho ng Abril, sa projection ho ng Pag-asa, mahigit 50 ho ang mga probinsya. Parang buong Pilipinas na ho yun, except in some areas in Mindanao. 56 provinces, kaya kaya pinaghahandaan ho natin itong pilit. Kaya lang, lagi ko akong pinaliliwanag, kailangan habang pinipilit nating masurvive itong short-term solutions, maibigay natin, mailatag ng tama at importante, magawa ng tama yung mga proyekto na pang long-term solutions. Kasi uulit at uulit naman po ito. Hindi, puro survival po tayo. Eh dapat continuous ang productivity, yung sinasabi quality of life. Tanggapin na natin, ang bansa ho natin talagang very prone to this calamities, kagaya ng El Nino. Imagine habang may El Nino po tayong inaharap, umuulan naman po yung shear line sa Mindanao. Kaya ako sabay-sabay po talaga yung ating ginagawa. Yusek, pag-usapan natin yung short-term, medium, yes, and long-term na mga solusyon nilalatag po ng task force. Doon sa short-term, napakahalaga ng kooperasyon at tulong po ng mga ordinaryong mamamayan doon. Sa inyo pong panig, ano yung ginagawa at short-term para immediate magawa, maka-action tayo at yung maitutulong ng taong bayan po doon? Tama po. Ganito, kasi ang una nating babantayan pag El Nino, of course, yung pagkain, yung tubig, at yung kuryente, kasama na rin siyempre yung peace and order, yung security, at yung... Pero sa pagkain, no, ganito po yan. Sa short term, importante, nagawa na ho ngayon, yung mga irrigation canals, nasa more than 80% naman ho ang nagawa ng Department of Agriculture. Ang Office of Civil Defense ho kasi, kami ho yung parang pinakautusan ng NDRRMC, sinisigurado namin na nagagawa po yung short term, long term, at medium term solution. Mm-hmm. So, sa basis pag-uulat po nila at sinusuportahan din po namin nila sa pamamagitan po ng pondo at yung ibang mekanismo. Halimbawa sa agriculture, para matulungan natin yung mga kababayan natin, nagawa na po ng Department of Agriculture mahigit 1,400 plus na po yung 843 kilometers na po yung naayos sila irrigation canal. At yung mga kailangan po mga deep wells, binuksan na rin po nila yan. Kaya lang ako, napansin nyo, mga 3 weeks ago, sa Bukidnon, wala na rin halos makuha naman sa deep well nila kasi mainit na po. Oo, kung makikita nyo kasi yung report, ipaliwanag ko lang, walo po yung nasa drought areas na natin. Pero wala ho dun yung Bukidnon. Ang ibig sabihin, hindi lang yung pagkawala ng patak ng ulan ang magdudulot ng kumbaga, problema sa atin, pati ho yung mismong init ho ng panahon. Problema ho yan. So, ang impact din sa mga tao, sa kagaya natin, sa mga ordinaryong tao, plus 5 degrees ho yung pwedeng iinit on top of the 38 to 42 degrees na iinit ng panahon, kailangan uminumo tayo ng tubig. Habang pinipilit natin sila magtipid ng tubig, kailangan naman uminumo tayo ng tubig para hindi tayo magkasakit. Yun, sa pwedeng itulong ho ng ating mga kababayan, ang pinag-usapan namin dun sa task force, kung magtitipid lang ang bawat isa, halimbawa, bawat pamilya ng 10% lang para realistic ng normal na konsumo ng pamilya. Pag pinagsama-sama ho yan, malaking bagay yan para sa kabuuan ng bansa. Mm-hmm. Yung natipid mo, magagamit naman ng iba, lalo na pag bumaba na yung talagang supply ng tubig. Sa ngayon naman, maganda. Sa Angat, for example, 212 meters ang normal na sukat dapat dyan ng tubig. Lampas pa naman ho. Kaya lang, nature po ito eh. Hindi ko natin alam kung next month, ganun pa rin. Ganun po. Pagdating na muna sa short term nga, yung cloud seeding, ginagawa po yan. Ang cloud seeding ho, hindi rin ho ganun kadali kasi minsan sa projection, gusto nating, hindi lang ho ang taniman ang dapat makinabang pag may cloud seeding. Pati ho yung mga
reserve areas na magbibigay ho ng tubig papunta doon sa mga dams. Tina-target din po yan for cloud seeding. Kaya lang, paminsan-minsan, as reported to us, pag nag-cloud seeding sa isang lugar, inaasahan mong dadaan yan sa isang lugar na target, eh sa ihip ng hangin, napaiba naman yung punta ng ulap. So, ganun ho eh. Nature ho yan eh. May challenges sa ganun. Kaya nga pa ulit-ulit, pagdating sa long-term solution, siyan po yung engineering solution. Halimbawa, additional catch basins, big dams. May mga ongoing naman yung proyekto. Sang-ayon sa National Irrigation Authority, meron silang 400 projects. Kaya lang, hindi naman po tayo napakayamang bansa. Hindi naman natin mapopondahan lahat yon. So yung prioritization, ang magandang balita naman, na ilatag na yan ng National Irrigation Authority kung alin dun yung prioridad na siyang makakatulong tuwing may ganitong pagkakataon na may El Nino. Tsaka pwede so, naman padaan, ano yun eh, daanin sa paunti-unti kasi syempre yung listahan pa ng prioridad, Weng, malaking pera kasi ang kailangan talaga pagka long-term solution, kagaya ng mga catch basin, mga dam, malalaking project yan. Pero syempre hindi natin sabay-sabay magagawa yan. Paunti-unti, kung hindi natin gagawin ngayon, kailan pa natin gagawin? Pero nabanggit nyo doon sa... doon sa short-term solution yung ano yung irrigation canal, no, sinasabi ni Jose Cariel na ilatag na yan, about 80% ng mga proyekto sa irrigation canal ay nailatag. 843 kilometers na po yun. 843, okay. Ang problema lang doon, meron ba tubig dadaloy doon? Kasi baka may canal pero walang tubig, Jose. Tsaka sa order of priority, Weng, ang inuuna ng gobyerno madalas ay ang tao, yung tubig ng tao, hindi yung tubig ng pananim. So meron bang... Ito po yung tama po. Ito naman po yung talagang dadaanan ng tubig galing po din sa mga dams. Kaya lang ho, ganito po yan eh. Kaya nga kasama ho sa trabaho namin yung security BFP ho yan, tsaka ang PNP po ang toka po nila, yung responsibility nila. Doon ho sa ilan lugar, may agawan din ho dyan eh, yung canal saan mo i-divert ho yung tubig. Yes, tama ho yung tanong niyo. May tubig, pero titingnan din natin, meron nung kumbaga mayroong pressure yan, may awayan din yan paminsan-minsan. Kung pakaliwa ba o pakanan yung dali ng tubig, tinatraffic din ho yan. Kasi yun nga ho, hindi naman ho sapat. Kaya nga hanggat wala tayong long-term solutions na nagawa, hindi lang nailatag, eh, laging survival mode yung ating approach. So, importante ho yun na magawa ng tama yung mga long-term engineering solution. Yes, meron naman po yun. Kaya lang, abantayan mo natin pare-pareho po yun. Sabi nga po ni Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture, meron tayong irrigation, nakapaglatag ka ang National Irrigation Administration, pero puro small time. Puro mga mini. Mini projects. Wala daw pong big time. So kahit halimbawa, meron tayong 843, kung maliit lang po ito, talaga hindi sasapat sa pangangailangan ng agricultural sector natin. So siguro sa long term, yung mga big tama time po ng irrigation projects, Yusek. Tama po, Ma'am Wing. Actually, ho, tinanong din po namin yan. Of course, natutuwa ho tayo na 843 kilometers. Pero relative number po yan. Ibig sabihin, ilan ba dapat ideally yung nagawa? Mm-mm. So hinihintay din ho namin yung eksaktong figure na yun kasi mukhang mahaba po yung 843 kilometers, pero ano ho ba yung base number na tinatarget ho natin talaga na masasabi natin, yan yung sapat na natin kailangan. So hinihintay din po namin yun from the Department of Agriculture. Yun. So ang panawagan muna natin for the short term sa mga kapuso natin, tipid tubig lang, Yusek? Opo. Ayun nga ho, dahil tayo rin naman ho lahat ang maapektuhan ito, pagtulong-tulungan natin. May paraan ho yan. Ay, minsan akala nila joke lang ho yun. Mm-mm. Kung naliligo ka ng dalawang beses, isang beses na lang, 50% ay natipid na tubig. Yung gano'n ho ba? Opo. Yung mga establishmento, yung alimbawa, magdidilig ng halaman, narinig naman natin lagi, huwag gawin yan pagtanghali na dahil nasasayang lang ang tubig at masama pa sa halaman yon. Gawin natin ng madaling araw, pagtsagaan natin, konti lang makukonsumo ng tubig. Gano'n po. Pagtulong-tulungan na natin, maraming paraan para matipid tubig, lalo na ho kuryente. Yung dati mga bad habits na wala namang nanonood ng TV, patayin na muna. Walang papalamigan ng aircon o electric fan, patayin na muna. Lahat ho ng matitipid nating kababayan. Hindi nyo mararamdaman yung tulong nyo, pero mararamdaman po yan ng ibang nangangailangan. Marami ho tayong kababayan na talaga ramdam na nila yung problema ngayon pa lang ho. Sa projection po ng task force, gaano kalaki yung magiging mawawala sa production side natin ng pagkain sa agrikultura dahil dito sa El Nino?
Base po sa ulat, wala pa ho tayong inaasahang malala. Well, of course, nasa safe side po yun. Maganda po yung projection kasi nga sa short term, parang ready naman po tayo. Opo. Kaya alam yung mga ayudang ibibigay din doon. Inihintay natin yung figures. Naka-preposition yung pondo natin. Mm-hmm. Pati yung ating mga non-food items. Pati yung mga crop insurance. Kukunin po namin yung actual figure kung ano po yung mangyayari para yung actual damage. Pero sa projection, inihintay din po namin. Okay, pero kasunod po ng El Nino, La Nina naman, ito po ba yung pinag-uusapan na rin na task force bilang paghahanda sakaling kailangan yung kumambyo naman ng inyong diskarte sa task force? Tama po. Maganda po yung tanong. Ganito, natutunan din po namin last week. Kapag tumigil yung El Nino, hindi naman kagad kinabukasan. Mm-mm. May ulan. Opo. May tinatawag po silang lag time, around 3 to 6 months. Oh. Pinaliwanag yan ni USEC, Ship David ng DNR. Mm-mm. So ibig sabihin, kahit tapos ng El Nino officially, meron pa rin epekto yung tagtuyot. Mm-hmm. Ngayon yung ulan naman, mangyayari nyo yan. Pero alam nyo naman, pagdating sa tag-ulan naman, kahit papano, parang praktisado na po tayo dyan. Kahit mahirap po yung trabaho na yan, medyo praktisado na po tayo dyan. Huwag lang yung kasing lakas po ng Ondoy o Irlanda. Ready po yung national government dyan, pati yung local government. Doon wag po tayong kabandon, ready po tayo doon. Sa La Nina. Dito ang El Nino ang talaga, sa La Nina, ready naman po tayo. Huwag lang yung talagang, again, yung maladilup yung Ondoy o ano yan? Napag-aandaan po natin. Yolanda. Whole of government approach yan. When yung mga illegal connection, dapat yan talaga ayusin din. Mm-hmm. Alam mo yun? Makakatipid tayo sa tubig. Actually, force to good na rin ang mga Pilipino magtipid ng tubig po ngayon. Yes. Yusek, dahil mahal po ang sabong panlaba tsaka panligo. Joke lang po yan. Joke lang po. Yusek, salamat po sa oras ninyo. Ha? Yusek, thank you. Thank you. Mag-ingat po kayo. Good luck po sa inyo. Thank you. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno, Executive Director ng NDRRMC. Alright, mga kapuso, tayo po magbibigay daan sa ilang mga paalala. Ang oras po natin, 8:39. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Inintay talaga, eh, no? Pagbabalitang walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB, Saturday Prime Time, alas 5:30 ng umaga, Double Wag sa Double B. Alas 6:30 ng umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 7:30 ng umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 ng umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB, Saturday Prime Time. Ang tunay na pagkataon ni Elias matutuklasan na. Resulta po ng DNA test niyo ni Elias. Pero si Calvin kikilos para harangin ang katotohanan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Oh, baka naman ikaw ang nakakalimot na lagi kong dala mga tulad nito. If you want to stop this international spy, the world is not enough. Friday 8 p.m. on G-Flix. On GTV. Keeping it good. Ang batang ito ay may kakayahang mag-isip ng matuwid sa gitna ng isang mahigpit na kagipitan. Discover your inner culinary prowess. Iniisip mo bang hindi mo kaya? Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Tamang-tama ang timpla. And prepare each dish with a heart. You are all invited to a Korean royal feast every day. Ang pinakamagaling na tagapaglingkod sa lahat. Jewel in the Palace. Weekdays 2:30 p.m. and Saturdays 3 p.m. on GTV. Music.
yan, yung 154 items or 71% ng ating SRP bulletin, wala pong gagalaw dahil wala pong nag-file ng any price adjustment. That's more than one half, 71%. Marami pang iba na hindi nagbago ng presyo. Sa katunayan, meron pa tayong mga 200 plus na wala dito sa SRP bulletin, na bagamat basic necessities and prime commodities siya, minomonitor pa rin ng DTI. Yan naman po eh, marami silang choices na brand and variant na pwedeng pagpilian. Inapay, medyo matatagalan pa siguro kasi hindi pa sila nagsasubmit sa atin ng mga supporting documents natin. Yung sa instant noodles din po, nag-uusap pa rin po kami ng mga manufacturers. Sa kasalukuyan, meron yan sa tinapay. Kaya tayo merong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Looking for new sources of tomato paste, we also want to work on vegetable, yung aming spicing and yung flavoring items from agricultural products like arroz, pepper. Taxi sa Double B! Boing, binabati natin at get well soon kay Amelito Velasco. Oo, naka-confine siya sa Manila doctor ngayon. Nako, pagaling po. Pagaling kayo agad, Amelito Velasco. Ang pagpapahatid ng paggaling ay galing po sa kanyang may bahay na si Chebel Velasco. Yun, ano pangalan? Chebel. Ang ganda ng pangalan na Chebel. Naman, Chebel. Ano so, yan? Siya, yamanin yung pangalan na yan. Indian. mga Indian warriors. Lakas mo mang asar doon. Happy birthday. Happy birthday kay Henry Trinidad. Dati nating ay si Henry, kumusta ka na? Nag-retire na yan. Happy birthday kay Henry. Happy retirement, Henry, ha. Si Tuesday niyo muna puntahan natin. Department of Education naglatag ng mga programang huhulma sa mga mag-aaral para maging responsabling mamamayan. Yan ang maganda. Tuesday niyo. Bata pa lang, inuhubog na sila. Target ng Department of Education na makapag-produce ng mga mag-aaral na maaasahan, handa sa trabaho, aktibo at responsabling mamamayan. Sa kanyang report kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na gagawin ito sa pamamagitan ng mga nakalinyang programa, kabilang na ang pagpapatupad ng matatag K-10 curriculum sa buong bansa. Sa ngayon kasi ay nasa pilot testing pa lamang sila sa may 35 mga paaralan sa 7 rehiyon sa bansa. Sa ilalim ng matatag K-10 curriculum, binawasan ang mga subject para makatutok sa mga pangunahing aralin tulad ng math, science, reading, values education, health, at peace competencies. Ayon pa kay Vice President Duterte, ilulunsad din nila ang National Math Program at National Science and Technology Program at gawing institutionalized na ang Peace Education Program. Gagamitin din niya ang resulta ng national at international assessments para mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa mga bata. Isasali na rin sa curriculum ang pagtuturo kung paano magiging entrepreneur at matuto ng agribusiness ang mga mag-aaral. Tuturuan na rin magtanim ang mga bata sa pamamagitan ng ilulunsad na pampaaralang taniman ng mga agribida o PTA program sa tulong ng Go Negosyo. Sa pamamagitan nito, Anya, maitataguyod ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na maaaring maiuwi ng mga bata sa kanilang tahanan. Kapag may sobrang produksyon o ani, pwedeng pagkakitaan o ibenta ang mga ito. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Taxi sa Double B! Nung mga bata tayo, Joel, nahasa kami doon sa HE, Home Economics, di ba? Home Economics. Meron kaming ganung subject nung kami, high meron elementary workshop kami. Meron sa, workshop para kami sa lalaki, di ba? Hati yun eh. Meron pa ba nun ngayon? Parang alala. Kasi doon katuturuan ng gawaing bahay. Yan. Di ba? Tumulong ka sa magulang mo pagdating sa bahay. Doon ako natutong magsulsi. Karpintero ka kami.
Nag-HE ka? Ganun po. Butan nga natin si Jomar Apresto, Likod Caravan. Muling isasagawa po sa Makati bukas. Mga taga Makati, Jomar Apresto. Nakatakdang magsagawa ng Lingkod Caravan bukas, araw ng Sabado, ang lokal na pamahalaan ng Makati. Gaganapin ang programa sa Friendship Hall na matatagpuan sa Urdaneta Avenue, corner Cruzada Street sa Barangay Urdaneta. Magsisimula ito ng alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 12 ng tanghali. Gaya noong nakarang Sabado, pwede rin dito magpunta kahit hindi residente sa lungsod. Bukod sa mga serbisyong medikal, meron ding alok na payong legal, trabaho at marami pang iba. Samantala, una nang sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay, nakasado na ang naturang caravan hanggang sa buwan ng Nobyembre. Kaya para makita ang iba pang schedule ng programa, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Makati City. Ako si Jomar Apresto ng GMA Super Radio. DZBB, dapat ito. Taxi sa WB! Ito ha, pinakahuli na raw eh. Pinakahuling pagpapalawig na po ito ng PUV Modernization Program dahil kahapon nagdesisyon po ang Pangulong Marcos na palawigin pa ho ito ng tatlong buwan, Weng, hanggang end of April. Mm-hmm. Sinasabi ng DOTR, pagdating ng Pebrero, kolorum na ho kayo pag hindi kayo nakapag-consolidate. Kaso, April na. April 30 na. April, tapos sabi ngayon ng DOTR Secretary, mm-hmm, si Jaime Bautista, ay huli na ito. Are you sure na ba dyan? Hindi ka nakakasiguro doon, Secretary. Yan din po sinabi ninyo nung nakanakarang araw. Huling-huli na, di ba? Kasi kailang beses na na-extend, Weng. 2017 biglang, program. Oo. Ba yung mabot? Anong petya na? 2023. Tapos nagbigay na gobyerno. Kumurap na po ang gobyerno sa pang-walong pagkakataon. Pang-walong beses na po ito na na-atrasado yan. Tapos sasabihin ng ibang grupo ng mga transportasyon, hindi kami titigil sa kakaprotesta no? Hanggat hindi ninyo tinatanggal yung deadline sa consolidation. Ibig sabihin, ayaw talaga nila ng programa. Kaya nga, ang tanong dyan, kung ayaw nila ng programa at ayaw nila mag-consolidate, ba't palalawigin pa natin ito? Yun nga tanong ko. Kaya nawawala ng kredibilidad ang programa ng gobyerno kasi nga atrasado. Kayo rin po ang nagpapa-atrasado eh. Biruin mo, ayaw naman talaga nila mag-consolidate. Mm-mm. Pero ang katwiran ng gobyerno, bibigyan pa sila ng pagkakataon to consolidate. Baka naman kasi doon sa last 3 months na yon bumigay. Baka magbago ng isip, no? Pero ang sabi nga naman ng passenger forum, baka ito indikasyon din, Joel, na kaya bumigay ang gobyerno, talagang hindi kayang punuan yung 1,000 routes na mawawalan ng babiyahing traditional jeep dahil hindi nakapag-consolidate. Actually, pwede when sinasabi, 1,700. O, see? Malaki na yun. Mga ruta na hanggang ngayon ay wala pa rin po ni isang miyembro ang nagko-consolidate. So, malaking bagay nga talaga ito. Baka nga tayo magkaroon ng transport crisis. Pero siguro, magandang pagkakataon na rin, tatlong buwan, no? Para pag-isipan, baka pwedeng i-adjust ng konti yung yung kasi tatanggalan mo ng prangkisa individual franchise no? At yung mga may-ari ng jeep parang ipapaubayan nila sa kooperatiba. Parang mahirap yata ang gawin yun. No? So, kung matagal mo na siyang inalagaan na hanap buhay para sa pamilya mo, talaga mahirap mong basta ibibigay yung prangkisa mo. Kaya lang po, pag-aari lang gobyerno yung franchise. Ang prangkisa, So, baka pwede nga i-adjust ng konti. No? Para magkaroon tayo ng compromise at hindi tayo magkaroon ng transport crisis. Mm-hmm. Kaya pa nag-compromise ka ngayon, paano yung mga nakaraan? Yung sinasabing 80% nationwide and nag-consolidate. At saka maraming ganansya. May mga reports tayo natanggap sa Bicol Region na nakita na nila yung ganansya ng modernization dahil lumaki din ang kita nila. Oo. At the same time, nakakabayad po sila doon sa monthly amortization ng kanilang mga unit. Baka yun, pag talaga napapatakbo na maayos ng kooperatiba, basta maganda yung inyong negosyo, di siguradong kikita kayo. Anyway. Rationalize ang ruta eh. Kaya nga, Actually, kaya naman sila sinasanib sa kooperatiba dahil gusto kayong ayusin. Weng, bara-bara eh. Hanggang ngayon, bara-bara pa rin yung nakikita nating mga jeep, no? Bakit? Ang dami kong modernized jeep sakali, nakakaranas ka nito. Modernized jeep pero hindi modernizado ang ugali ng driver. Bara-bara pa rin kayo. Kasi nga, the same driver. Exactly. No? Dapat siguro i-educate din ng maayos. Ang oras natin, pabati lang kay RJ Del Pilar. Si RJ Del Pilar, ang... At Deo at Garon Honasan. Deo, Garon Honasan. Ng tropang... Matitindi yung mga apelido nito mga barkada mo.
Yayamanin. Del Pilar, tsaka hanasan mga lahing mandirigma. Pero tropang jologs. Kasama ni Romel Seva. O yan. Oras natin mga kapuso. 8 minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Partisiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, T for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! Naninigitan tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1. ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Kayo ho yung matandang kilala namin sa mga kalaon. Bakit nyo naman hinahayaang maulit-ulit akong mamatayan ng asawa? Kapalaran ang nagtakda ng kamatayan ng asawa mo. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ayun! Nandito lang pala kayong dalawa. Dito pa kayo nagliligawan, ano? Kay babata nyo. Hindi nyo ginagawa yung assignment nyo? Kalina po namin tinapos yung assignment namin para makanood po kami ng Black Rider sa GTV na pinapalabas tuwing 9:40 ng gabi. Naku! Aba, sakto pala to. Sobrang busy ko kasi sa work kaya hindi ako nakakanood. Gawin na tayo! Tara, tara! Uy, sama ako! O gamit nyo! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Magandang ano. Meron lang akong babatiin, yes. Joel. Sige, go ahead. Hindi, go muna. Si Attorney Aaron Pedrosa, Secretary General ng Grupong Sanlakas, at binabati niya ang lahat ng grupo na Sanlakas na nakatutok ngayon sa Double B TV at DCBB. Salamat, salamat thank sa inyong pagtutok. Sa inyo, speaking of pagtutok, yung pagtutok ng gobyerno ngayon sa Pasig Rehabilitation Wing,
ay very promising. Kasi, yes. Nakita ko yung video niyan kahapon, kasi 24, ang ganda ng project, Joel. Sa totoo lang, oh, maganda yung proyektong ito. Eh, alam mo, ilang administrasyon na ang naglagak ng pondo rito. May mga Pasig Rehabilitation project tayo, pero walang nangyari. May tinayupang commission dyan eh. Walang nangyari, Weng. At ano lang, naging, kumbaga, naging hututan lang ng kwarta ng pera ng taong bayan. Totoo, no? Tapos iniwan na patay ang Pasig River. Ngayon na lang nabubuhay yan. Oh, eh, ngayon po, may paghahandang ginagawa po dyan ang pamahalang Marcos. At malaki ang maitutulong po nito sa problema ho natin sa traffic. Kasi when kung gagamitin Totoo. Mo, di ba? Kung gagamitin mong moda ng ng transportasyon ng mga bangka, no, sa nadadaloy po dyan sa Pasig River, bah, malaking kabawasan yan. Sa mga sasakyang kailangan mo sa Metro Manila. Libre ngayon yan ah. Hindi, miski na maningil tayo. Miski na maningil tayo. Totoo. Basta maganda ang maganda ang biyahe, di ba, mga kapuso. Totoo. Kasi dyan, ang daming UFO. Dapat mga... Unidentified flying floating object. Weng, yung mga UFO dyan, huwag mo tatangkang hawakan, ha? No, don't. Huwag. Delikado, ha? Mapoplok-plok tayo dyan, ha? Ito po, sana matuloy. Kasi kung ilang beses na po pinagplanuhan, ang... Parang gawin natin siyang gondola venue, di ba? Ang tinukahan yata si Secretary Jerry Acosar, no? Ng Department of Human Settlements and Urban Development. Para ano, para ayusin. Kasi libo-libong pamilya ang kailangan alisin dyan po sa gilid ng Estero, Ilog Pasig. Yes. Oh, so maganda ito. Siguro one of these days baka pwede natin kukunin si Secretary Acosar. Para malaman natin yung buong project niya, mismo. Plano niya, no? Pero tsaka, 18 billion yata ang gagastosin dyan, Joel. Ano ba naman 18 kaysa mapunta naman sa kung saan-saan yun, di ba? Totoo kung naman. Dali na natin sa Ilog Pasig. At ayusin na po natin ang Ilog Pasig, mga kapuso. Siguraduhin lang po talaga na makikita namin yung proyekto sa dulo. Baka natin ng mga development. Magandang kamusta na rin si Secretary Acosar tungkol doon sa kanyang mga pabahay. Yes, no? Pa, 1 million a year. Nasaan na tayo? Parang wala. Abangan natin at kamustahin natin yung kanyang mga proyekto tungkol sa bahay, mga kapuso. Sige, andyan na po si Orly. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyesabel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Mga Pilipinong chicha muna bago cha-cha. Mga Pilipinong lahing makabayan, ang oras po natin na 1 minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa!